Hi, magandang hapon. Noon nakapag ano na lang ako nakapag live. After lunch na no. It's 1 o'clock PM. Before we start, always please subscribe on my YouTube channel Sanrio TV. At sa mga naghahanap po ng Facebook account ko, paki search na lang po sa Facebook ninyo Sanrio, SAN space RIO. Yan po ang aking Facebook account. No, shout out po sa inyo. Interesting ang ating magiging topic, no. Yung topic natin ay patungkol sa mga iglesia na nasa Biblia at kamusta na ba sila ngayon? Kamusta na nga ba yung mga iglesia diyan na nasa Biblia, no? Bakit ito yung paksa natin, mga kapanalig? Para panipisin ang mga makakapal na mukha ng mga tatag ni Satanas, no? Unang-una 'yan. Ayun, ay Mami Rhea Montcada Borcelo po. Siya po ang sexy body ng AMS. Kay Ate GP Mitch Alvero Caresosa ng UAE. Hello po. 14 live viewers. Shout out po, no? Well, ang paksa kasi natin, hindi ba meron tayong nababasa sa Bible na mga iglesia? Iba-iba yung mga pangalan, iba-iba yung mga katawagan. Pero mga kapanalig, meron akong tanong. Ito bang mga iglesia na nasa Biblia, hindi kayo na-curious kung kamusta na sila? Hi po, shout out kay Mami Neri G. Marcy Abarquez ng Lanao del Norte, the land of beauty and bounty. Aba, pageant na pageant. No? Ako kasi, mga kapanalig, no, na-curious ako. Na-curious ako, sabi, inisip ko, nasaan na kaya yung mga iglesia na nasa Bible na nabanggit? Nag-exist ba sila sa totoong buhay? Yung mga iglesia ba na nabanggit sa Bible ay umiral at nagpapatuloy ba ito hanggang ngayon? Kasi 'di ba, sabi nila na hoy, kami yan na, kami yung iglesia dito. Kami yung iglesia na nandiyan diyan. Ayon dito sa banal na kasulatan, may iglesia ng ganyan-ganyan. Kami yan. No? Sila daw 'yon. Shoutout Kuya Florence JR Ilagan. Kung sila ang nas ang iglesia na kung sila ang iglesia na nasa Biblia. Bakit itong mga iglesyang nabanggit na ito, bakit hindi sila kilala? Kilala ba sila ng mga iglesia na nasa Bible? 'Di ba merong iglesia ng Epeso? Ang daming iglesia na nasa Bible eh. At isipin natin, sa dami ng mga iglesyang ito na nasa Biblia, nag-e-exist ba sila? Ito ba talaga ay totoong umiral? Paano na, meron bang katibayan at pagpapatunay ang simbahang Katolika na ang mga iglesyang ito na nasa Biblia ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy at umiiral? Patutunayan natin sa lahat ng sulpot na tatag ni Satanas dito na ang mga iglesia na nasa Biblia ay iglesia Katolika. Hi Kuya Roman Katap, shout out po, no? Patunayan natin 'yan. Ang pinakamaganda po ng Bring It On AMS si Mami Gaya Lee Assis. Oh, Kuya Umbriel, hinahanap ka ni Mami Gaya, ha? Jowain mo na daw siya. Shout out po Mami Richel, shout out. No? Yan, shout out po. So, patutunayan ko sa inyo mga kapanalig, no? Isa itong napaka-importante na pagtuturo na ibibigay ko sa inyo, no? At ito ay bihirang-bihira talakayin ng mga CFD. No? O yung baka yung iba sa inyo, first time marinig ang ganitong klaseng pagtuturo. Ito po ay pinaghirapan ko. Ito po ay maingat kong inaral. No, maingat ko tong binusisi para patunayan sa inyo na ang mga iglesia na nasa Biblia walang iba kundi ang Catholic Church. Oh. Patutunayan natin 'yan, no? Para mag-usukan ang mga tumbong ng tatag ni Satanas, no? Hi po Kuya Troy Mendoza kay Kuya Nas Omongos Baldapan, shout out po sa inyo. Sa 34 live viewers, shout out po. So simulan na natin ang talakayan, no?
mabaga-baga ito at mga kapanalig, magagamit ninyo ito na panlaban sa mga Protestante. Magagamit ninyo ang talakayan natin ngayon na panglaban at panggiba sa doktrina ni Satanas. Ito pong ilalatag ko sa inyo ay lehitimo, nasa kasaysayan, tradisyon ng simbahang Katolika at may sitas. No? Pagsasamahin natin ang Bible at ang traditions para hindi sila umangal. Diba? Okay, simulan natin ang talakayan. Shout out sa 41 live viewers, makinig ng maigi mga kapanalig. Isa ito sa magandang presentation ni Sanrio na magugustuhan po ninyong lahat, no? Nung panahon na si Kristo, no? Nung panahon nung na si Kristo ay inutusan ang kanyang mga alagad, no? Si Kristo po ay nag-utos sa kanyang mga alagad na, "Hoy! 12 apostles! Mga alagad ko, no? Pumunta kayo sa lahat ng bansa." Si Kristo nag-utos niyan. May katibayan ang Sanrio? Meron. Gawa ay Mateo 28 versikulo 19. Matthew 28 verse 19. No, Matthew 28 verse 19. Anong sabi? Anong sabi dito? Kaya nga, humayo kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Matthew 28 verse 19, ang ating Panginoong Hesukristo inutusan ang kanyang mga apostol na sa lahat ng bansa, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? So itong 12 apostles na to, itong mga alagad ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo ay nagpunta sa iba't ibang bansa. No? Kasi malinaw sabi ni Kristo, di ba? Humayo kayo at turuan nyo ang lahat ng mga bansa at bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At yun naman ay tuwirang natupad. Ang 12 alagad ay siyang humayo. Nagpunta sa iba't ibang panig ng mundo, tinuruan ang mga bayan ng pagano para ito ay maging Kristiyanong Katolikong bansa. Kaya nga sila na martir, di ba? Pasukin mo ba naman ang paganong bansa eh? So, nung humayo ang 12 apostles, nagkaroon ng pagbabautismo sa ilalim ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So lahat ng mga bansa na napasok at nakubkob ng 12 apostles kasama ng kanilang mga disipulo na noon ay bansa ng mga pagano, yan ay naging bansa ng Kristiyanong Katoliko. Sapagkat ang Kristiyanong Katoliko, tayo ay may bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Agree po ba tayo dito? Sumitas ako, ha? Okay. Ngayon, sa aklat ng Bagong Tipan, kung ang mga apostol na ito ay nagpunta o nagtungo sa iba't ibang bansa, meaning to say, may mga bansa silang napuntahan. May mga lugar at may mga lokal na simbahan silang naitatag. Hindi naman pwedeng magiging Kristiyanong bansa ang isang paganong bansa kung walang iiral na mga simbahan. Agree? No? Agree? Hindi yan magiging Kristiyanong bansa ang isang paganong bansa kung walang simbahang uusbong bilang pagpapakita at pagpapatunay na ang bayan ng mga pagano ay isa ng Katolikong Kristiyanong bansa. At isa sa pagpapakita na ang bayan ng mga pagano ay Kristiyanong Katolikong bansa na ay sa pagpapakita ng mga simbahang umiiral doon. At yan ay ang tinatawag nating mga local churches.
o lokal na iglesia. Kaya nga po yung salitang lokal, Catholic Church ang unang gumamit niyan, inadapt lang ng INC. Tayo ang gumamit ng salitang lokal. Bakit nagkaroon tayo ng lokal? Dahil nung kumalat ang mga alagad at disipulo ni Kristo, sila ay nagtatag ng mga local churches sa iba't ibang bansa na which is noon ay bansa ng mga pagano na inadapt ng iglesia ni Kristo at ng mga protestante yung salitang lokal na siyang originated dito po sa ating simbahan, Catholic Church. Na? Okay, tuloy. May ilang mga lugar at lokal na simbahan na binanggit ng mga may akda sa banaa sa Bagong Tipan na kung saan sila ay nangaral, na kung saan nangaral ang mga apostol at ang kanilang mga naging disipulo. Hindi po ba? Okay. Karamihan po sa mga lungsod o sa mga bayan o sa mga bansa na napuntahan ng mga disipulo ng mga apostol ni Kristo, karamihan sa mga ito ay dating bansa at bayan ng mga pagano. So bago sila nakapunta doon sa mga bansang ito, pagano yan. Bago narating ng mga disipulo ng mga apostol, disipulo ni Kristo, 12 apostles, ang mga bayan, ang mga bansa, yan ay mga pagano. No? Pagano yan? Wala pang Kristiyano, tayo ang unang Kristiyano. Kaya nga may sinaunang Kristiyano tayo eh. Bilang pagpapakita at pagpapatibay na ang pananampalatayang Kristiyanismo ay nagmula sa simbahang Katoliko. Pantanungin nyo sila kung may early Christians. Wala. Bakit? Hindi naman sila ang unang Kristiyano. Ang unang Kristiyano ay may sinaunang Kristiyano. Meron sila early Protestant, but not early Christians. Only the Catholic Church has a early Christians. Why? Because the Catholic Church is a Christian Church. The first and only Christian Church. That's why we are religion. Kaya nga tayo religion eh. Kasi nga, tayo ang nagpasimula ng Kristyanismo dahil sa paglaganap ng turo at aral mula sa 12 alagad. Ang INC ba may sinaunang Kristiyano? MCGI, born again. Wala. Bakit? Eh wala, hindi naman sila kasi unang Kristiyano. Ang unang Kristiyano ay ang Catholic Church. Kaya nga na binigyan niya ni Evodius, di ba? Ikalawang obispo ng Antioch. Ikalawang obispo ng Antioch, ang sabi ni Evodius, tatawagin kayong mga Kristiyano. Wala pang Bible. Tanging mga unang Kristiyano lamang ang mayroong sinaunang Kristiyano. Ang unang Kristiyano lamang ang mga Kristiyanong may tradisyon at kasaysayan. Una nga eh. Una nga. Kaya pag wala kayong sinaunang Kristiyanong mga sulpot, kayo natatag ni Satanas na ang kakapal lang mukha, no? Kung kayo ay walang sinaunang Kristiyano, peke ka! Sulpot ka! Sayangin nyo ang pera ninyo, kakaabuloy, hindi kayo maliligtas dyan. Utak ba? Kahit libo-libo pa ang ibigay mong abuloy, pag peke ang simbahan, peke ang pananampalataya mo, impyerno ka! Di po ba? Aanhin mo ang malaking lagak mo kung peke naman ang kinaaaniban mo. Doon na lang ako sa isang simbahan na bagamat wala akong maibigay, ang mahalaga, true church yan. Kaya nga may early Christians ang Catholic Church eh. Bakit? Dahil kami ang unang Kristiyano.
May ninuno kami! May ninuno ba ang INC? Ang iglesia ng INC, ang iglesia ng MCGI, ang iglesia ng Born Again, sino ang mga ninuno nyo na sinaunang Kristiyano? The Roman Catholic Church, we have an early Christian ancestors. May ninuno kami. Kayo, sino? Tapos sasabihin ninyo, kami pa ang peke, ang kakapal talaga ng pagmumuka, no? Okay. Sabi ko sa inyo, mga sulpot kayo eh, na mag-iiyakan kayo ngayon. Okay. Sa katunayan, napakasaya at nakakatuwang malaman, mga kapanalig, kung ano ang mga nangyari sa mga lugar na napuntahan, na nabisita, at nabigyan at naiwan ng aral ng mga apostol, ng mga disipulo. Kung nga alamin natin, ano nga ba ang nangyari sa lugar na napuntahan ng 12 apostles? Ano nga ba yung nangyari sa mga lugar na napuntahan ng mga disipulo ni Kristo? Ano nangyari sa paglaganap ng aral doon? Mayroon ba tayong balita? Wala. Bakit? Hindi kasi itinuturo. Diba? Nalunod na kakasitas. Hindi na itinuro. Hindi lang naman bahagi ng simbahan ang Bible. Meron tayong tradisyon. Meron tayong kasaysayan na dapat alam ng bawat Katoliko kung ano ang nangyari sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Ngayon, yung 12 apostles, yung mga disciple of Christ, and even the disciples of the apostles, ano ba nangyari dun sa mga lugar na napuntahan nila? Nakapunta sila ng, di ba, ng Antioch, may Eastern Rite, may Western Rite. Ano nangyari sa mga yon? Yung mga iglesyang nasa New Testament, ano nangyari sa mga iglesyang yon? As a Catholic, at hindi naman po ako scholar, at hindi naman po, wala naman akong narating, wala naman din akong pinag-aralan, isa to sa naging curiosity ko bilang isang Katoliko. Isa to sa naging curiosity ko, pinaglalabanan ninyo, kami ang nasa Bagong Tipan, kami ang iglesyang nandiyan, pero kahit kailan hindi naman nila inaral, ano nangyari sa mga lugar na nasakop ng mga apostol na mga iglesia? Ano ba nangyari? May balita pa ba tayo? Na-update pa ba tayo up to now? Kung kamusta ang mga iglesia? Ano nangyari sa mga lugar na nasakop ng mga alagad? Na nasa Biblia. No? Kaya masaya at masarap sa pakiramdam na malaman po talaga kung ano ba ang nangyari sa mga lugar na binisita at pinangaralan ng mga alagad at ganun din ng mga disipulo. At ito bang mga narating na lugar ng mga disciples, itong mga narating na lugar ng mga apostles, na-convert ba sila ng SDA? Yung mga iglesyang nasa Biblia, na-convert ba ng SDA? Ng Seventh-day Adventist? Na-convert ba ng ano? Dating Daan? MCGI? Na-convert ba yan ng INC? Na-convert ba yan ng Born Again? Ng Mormons? Ng Jehovah's Witness? Yung mga simbahan na nasa Biblia, napuntahan ba yan ng mga protestanteng sulpot na yan at kinonvert para maging sekta? Hindi! At ilalatag ko sa inyo ang kasaysayan. Kunasan ba tong mga iglesyang ito na mababasa sa Biblia? No? Okay. Tinala ko at nagsaliksik ako ng mga iglesia na mababasa sa Bagong Tipan na tinatawag nating mga Katoliko na mga lokal na simbahan. Bakit local churches? Because the original church ay nasa Rome. Etong mga churches na ito ang siyang naging bunga at produkto ng Roman Catholic Church, ang iglesia na nasa Roma. Mga batian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Mga
iglesia ni Kristo. Pag sinabing mga iglesia ni Kristo, yan ay mga local churches. It is not a singular, it is described as a plural, mga iglesia ni Kristo. Bakit mga? Dahil to sa mga local churches na sumibol sa iba't ibang bayan sa pagtuturo, pangangaral, paglalakbay ng 12 apostles, even the disciples of the apostles and Christ. No? Okay. Ngayon, no? Ilalahad ko sa inyo, ituturo ko sa inyo, yung mga lokal na simbahan o lokal na mga iglesia o lokal na church, local church, no? O yung mga lugar na binabanggit mismo sa New Testament. Ilalatag ko sa inyo yan, yung mga iglesia na binabanggit sa New Testament. Gayon din ang mga relihiyon. Pagkatapos itong maipangaral mula 1st century up to 6th century, bibigyan natin ng batayan to. No? Sila daw nasa Biblia, kami ang iglesyang nasa Biblia, bibigyan kayo ng sample ni Sanrio, mga ambisyosang sulpot. Sige. Kala nyo ha, kayo-kayo pala nasa Biblia na iglesya? Sa sample lang ko kayo, mga sulpot, makinig. Kung babasahin natin ang Gawa 11 verse 26. Gawa 11 verse 26. Anong sabi sa Gawa 11 verse 26, mga kapanalig? At nang siya ay matagpuan niya, dinala niya siya sa Antioquia. Nangyari na sa buong isang taon, sila ay nakipagtipon sa buong iglesia. Sila ay nagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. So, sa Gawa 11 verse 26, meron daw na sila ay may natagpuan at dinala dito sa Antioquia. Yung mga natagpuan na dinala sa Antioquia, dinala sila sa simbahang umiiral sa bayan ng Antioquia. At itong simbahan ng Antioquia ay nakipagtipon, nakipag-meeting, nakipagpulong sa buong iglesia. So merong tinatawag na Church of Antioch. May Church of Antioch, merong iglesia ng Antioquia. Ang Antioch o Church of Antioch na nasa Gawa 11 verse 26, yan ay makikita sa bansang Turkey. Sa bansang Turkey, yan ay dating bahagi. Itong Antioch na ito, yan ay isang lugar, yan ay dating bahagi ng sinaunang Syria. Itong mababasa sa Gawa 11 verse 26. Sa unang 600 taon, the first 600 years, ang Antioch po ay isang bayan ng pagano. Bayan ng pagano yan. Nung yan ay napuntahan ng mga apostol, ang Antioch na nasa Turkey na dating bahagi ng sinaunang Syria ay bayan o bansa na pagano, na kinonvert na katolikong simbahan, kaya naging Kristiyano. No? Kaya yung Church of Antioch na dating noon, na dating pagano, ngayon ay Catholic country. No? Dahil sa Catholic Church. Ang kasalukuyang relihiyon na nandoon sa Antioch na mababasa natin sa aklat ng Gawa, yung iglesia ng Antioch, ang relihiyon po na nandoon ay Muslim, Orthodox, at Katoliko. Wala po doong MCGI. Wala po doong INC.
wala po doong SDA. Ang kinikilala po na relihiyon na nando doon sa Antioch na mababasa natin sa Gawa 11 verse 26, Catholic Church, Orthodox, at Muslim. Ang church, ang Antioch, yan ay dating nasa ilalim ng Catholic Church lang. Eastern Rite yan eh. Western tayo, ang Roman. So yan talaga ay nasa ilalim lang talaga noon ng Catholic Church. Ngayon, yung naitatag ang relihiyon ng mga Islam, ang relihiyong Islam, naitatag yan eh. No, yung naitatag ang relihiyong Islam, sa madaling salita, nagkaroon ng Muslim, yan ay kanilang sinalakay. Sinalakay yan ng mga Muslim Ottoman Empire. Napasa kamay nila yan noong 15th century. Kaya ang simbahan ng Antioch, yan ay inilipat sa bayan ng Syria. Nakuha yan, nakubkub ng Muslim yan. Pero yung Church of Antioch na nasa Bible, na nakubkub ng mga Muslim, Catholic Church po ang may hawak niya noon. Ngayon may Muslim na, meron ng Orthodox, meron ng Catholic. Wala po diyang INC. Wala po diyang MCGI. Bakit hindi yan inilalarawan na nakubkub ng INC? Nakubkub ng MCGI? Because they are not a religion. They are a Protestant dyan sa religion. They are protesting to the religion which is the Catholic Church. Kaya hindi sila dine-declare as a religion. We Catholic members and we under the Catholic Church, under the religion tayo, Christianity. Na? Okay. Dito tayo sa pangalawa. Meron tayong mababasa sa Gawa 28 verse 13. Ano ba itong nasa Gawa 28 verse 13 na ito? Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. No? May dito sa Gawa 28 verse 13, ang alagad ay naglakbay at sa loob ng 2 araw ay nakarating sila sa Puteoli. Iglesia ng Puteoli. Ito ba ang iglesia ng Puteoli na nasa aklat ng mga Gawa 28 verse 13? Kamusta na ba ito? Kamusta na kaya ito? Ang Puteoli o ang iglesia ng Puteoli dito sa mga Gawa 28 verse 13 ay makikita sa bansang Italia. Yes! Italy po ito, itong Gawa 28 verse 13. No? Nakarating ang mga alagad sa Italy. Itong iglesia ng Puteoli nandoon sa Italia. Sa unang 600 taon, ang bayan ng Puteoli ay isang bayan ng pagano. Yes! Bago marating yan ng mga alagad, pagano po yan. Hindi alam ng mga sulpot to. Hindi kasi nag-aaral ang tatamad. Gigil. Ha? Ang Puteoli ay isang bayan at isang bansa ng mga pagano sa ilalim ng Italy. Bayan ng pagano yan nung napuntahan yan ng mga alagad. At yan ay na-convert ng simbahang Katoliko na maging kat-Kristyanong bansa. No? Sabi niyo, Sir Richard Lacaba, naligo ka na dahi. Mura magwala pa. Hindi pa ako nakakaligo kasi maghapon akong nag-aral, Jose Richard Lacaba. Ngayon, kung nakoconscious ka dahil nagpapawisong mukha ko o dahil sa sinasabi mo kung hindi pa ako naliligo, umalis ka dito. Kasi hindi naman ako nagla-live para sabihin kaliligo ko lang. Nagla-live ako para sa doktrina ng aming simbahan. Ngayon, kung medyo nakoconscious ka, dahil sa itsura ko, pumikit ka. O kung gusto mo ikaw ang maligo. No, nagla-live ako. Huwag ka mang interrupt dito, sulpot. Ha?
Yes, hindi pa ako nakakaligo kasi maghapon po ako nag-aaral. Baka itong nilalatag ko, hindi mo alam. Bagong ligo ka nga, baka hindi mo alam itong inaaral ko. Kung anong klaseng mga iglesia to. Aanin ko yung bagong ligo kung bobo naman. Okay. So itong ano, Puteoli Italy. Itong Puteoli na iglesia na nasa gawa ay matatagpuan sa bansang Italia sa loob ng unang 600 taon, ito ay pagano. At nung ito ay narating ng mga alagad at ng mga sinaunang Kristiyano, ito ay na-convert ng Catholic Church na maging Kristiyanong bansa. Kaya po ngayon, ito ay Kristiyanong bansa. Ang Puteoli na nasa Gawa 28 verse 13 na tinatawag nating Church of Puteoli, ang relihiyon na umiiral dyan, walang iba kundi ang Catholic Church lang. Wala pong Protestant doon. Yan po hanggang ngayon, mula sa aklat ng mga gawa, 28 verse 13, na may nabasa tayong Puteoli, hanggang sa kasalukuyang panahon, katolikong bansa po. Napagpapatunay na ang iglesia ng Puteoli na nasa gawa 28 verse 13 ay Catholic Church. No? Catholic Church. So, tayo ay nasa Bible. Bakit? Kasi hanggang ngayon, katolikong bansa siya. Bakit siya katolikong bansa? Dahil yung akla panahon ng mga gawa, existing na ang Catholic Church. Diba? Sinaunang iglesia, isa sa sinaunang iglesia, ang Puteoli Church na nasa aklat ng gawa, na hanggang ngayon ay Catholic Church. Bakit? Dahil sa Gawa 28 verse 13, ang Puteoli Church na nasa sitas na ito, Catholic Church po. Nasa Bible tayo, ha? History yan. Okay. Dito tayo sa Gawa 28 verse 14. Sabi dito, may natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng isang linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Dito po sa Gawa 28 verse 14, ayon po ito sa kasaysayan, dahil tayo naman din po ang nag-compiled ng Bible, hindi po ba? Tumigil yung mga alagad ng isang linggo. Meron silang tinigilan. Yung tinigilan ng mga alagad ay isang iglesia doon sa bayan na yon. Kapag nagpapahinga ang mga apostol during that time o yung mga sinaunang Kristiyano, sila ay tumitigil doon sa iglesyang umiiral sa bawat lugar. So 1 week tumigil at nanatili ang mga alagad, ang mga sinaunang Kristiyano doon daw sa lugar ng isang linggo kasi naglalakbay sila dito papunta sa Roma eh. So ano ba tong lugar na ito? Yung lugar na kung saan tumigil, kung saan nanatili ang mga sinaunang Kristiyano, yung mga apostol, yan ang lugar ng Regium. Regium po yan, dun sila nag-rest ng 1 week. Iglesia ng Regium, Church of Regium ang tawag. No? At itong Church of Regium na ito, na nasa Gawa 28 verse 14, ay makikita sa bansang Italia. See? Gawa 28 verse 14, that is the Church of Regium sa bansang Italy. Oh, hindi nila alam yan. Huwag kayong ma-conscious kung hindi pa ako naliligo. Kahit hindi ako naliligo, hindi nyo alam tong tinuturo ko, mga sulpot kayo. Bagong ligo nga kayo, ang bobobo nyo naman, no? At sa unang taong 600, no? Sa first 600 years, ang Church of Regium, yan po ay bayan ng pagano. Pagano din po yan. At dahil sa napuntahan yan ng mga sinaunang Kristiyano, napuntahan yan ng mga alagad, ang dating bayan ng pagano, na which is ang Regium Italy, yan ay naging katolikong bansa. Bayan. At ang kasalukuyang relihiyon na umiiral dyan, wala pong sulpot dyan, Catholic Church. Kaya dito sa Gawa, no, sa Gawa 28 verse 14, yung Church of Regium diyan
Catholic Church po yun. Hanggang sa kasalukuyang panahon, yung church na nandiyan dyan, Catholic Church. Yan ang isa sa mga sinaunang iglesia. No? Okay. Dito tayo. Kaapat. Tatlo na ha. Tatlong iglesia na ang napagpapatibay ko. Mga iglesia sa Bagong Tipan, Catholic Church. Pang-apat. Gawa 28 verse 12. Ano ang sabi rito sa Gawa? Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng tatlong araw. So may mga alagad na nakarating sa Siracusa. May mga sinaunang Kristiyano na nakarating ng Siracusa at doon sila nag-stay ng 3 days. So dito sa Gawa 28 verse 12, merong Church of Siracusa. No? May Church of Siracusa. Ano tong Church of Siracusa na ito? Saan ito matatagpuan? The Church of Siracusa o Syracuse in English na mababasa sa Gawa 28 verse 12 ay matatagpuan sa bansang Italy. Ba? Hindi nyo alam yan mga sulpo, tamad kasi kayong mag-aral. Itong Syracuse na nasa Italia, first 600 years, pagano. Pagano. At yan ay na-convert yung bayan na yan na noon ay pagano, ngayon ay katolikong bayan. Kristiyanong katolikong bayan sa ilalim ng pagtuturo at pangangaral ng mga alagad at ng mga sinaunang Kristiyano, ng mga disipulo ni Kristo at naging disipulo ng mga alagad. Ang relihiyon na umiiral dyan sa Syracuse, Italy, walang iba kundi ang Catholic Church. See? Gawa 28 verse 12, may Syracuse Church na umiiral, na which is up to now, it is and it was and it's still a Catholic Church. Apat yan ha? Apat na. Katolikong simbahan ang mga sinaunang iglesia na nasa Biblia na hanggang ngayon ay nagpapatuloy at umiiral. Apat na yan. Okay, next. Roma 1 verse 7. Roma 1 verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapangyarihan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa mga taga-Roma, 1 verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. So may Church of Rome. May iglesia ng Roma na umiiral at mababasa sa Roma 1 verse 7. My Church of Rome. Ang Church of Rome na ito, sa unang 600 taon, yan po ay isang paganong bayan. Na? Yan po ay isang paganong bayan. At ang kasalukuyang relihiyon noon, ha, na umiiral dyan, walang iba kundi ang Katoliko, nandun ang Vatican. Nandun ang Vatican sa Roma. Ang umiiral talagang religion dyan, Katoliko. Pinalitan ng Katoliko ang dating paganong bayan. Andyan ang Vatican na ngayon ay binigyan ng puwang ng simbahang Katolika ang mga Muslim. Ang Roma, ang iglesia ng Roma, ang bayan ng Roma ay teritoryo ng Iglesia Katolika. May iglesyang umiiral sa Roma. Ah. At yan ay mababasa sa Roma 1 verse 7. Panglima na yan. Isa yan sa mga sinaunang simbahan ng Roman Catholic Church. Oh.
May ganyan kayo, INC? May ganyan ng MCGI? Born again, may ganyang paglalatag? Wala. Bakit? Puro kayo bunganga. Hindi kayo nag-aaral. Bunganga kayo ng bunganga, belta kayo ng belta sa Katoliko, buga kayo ng buga. Pero wala namang bigat yung mga buga nyo. Kasi alam nyo kung bakit, mga Protestante, mga chismoso kayo. Chismis lang ang aral na dala-dala nyo. Oh, di ba? Hindi nyo alam tong nilalatag ko. Bakit? Tamad kasi kayong mag-aral. Kaya nga kayo naligaw eh. Ang tatamad nyong mag-aral. Ang galakas ng loob nyong maglatag dito, pero hindi naman kayo nag-aaral. Hangal ang taong lumalaban na hindi alam ang ipinaglalaban. Okay. Kaanim. Roma 15 verse 24. Roma 15 verse 24. Inaasahan kong magkita-kita tayo. Pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Espanya ha? Roma 15 verse 24. Inaasahan kong magkita-kita tayo. Pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ring tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. So, etong si ano, si Pablo ay nakarating ng Espanya. So, may iglesyang umiiral sa Espanya. Merong Church of Spain. No? May Church of Spain. Sa unang 600 taon, ang Espanya ay bayan ng mga pagano. Pagano po ang bayan ng Espanya. Now, ang relihiyong umiiral sa bayan ng Espanya, walang iba kundi ang Catholic Church. Katoliko ang umiiral na relihiyon sa bayan ng Espanya na mababasa sa Roma 15 verse 24 na may Church of Spain na umiiral sa Biblia. Sige. Kapalan nyo yung mukha nyo rito, mga Protestante kayo. Dali, nang gigigil ako. Ano ang sinaunang iglesia nyo, mga sulpot kayo? Mga ay, nako. Mga animal. Hmm? Meron ba kayong sinaunang iglesia? Nakapaglatag na ako ng anim. Sige. Mga sulpot. Bible to. Meron kaming sinaunang iglesia. Kayong mga makakapalang mukhang mga sulpot dito. Na ano ang sinaunang iglesia nyo? Dali. Gigil ako. Ang kakapalang mga mukha nyo mag-comment-comment dito at mag-aaway nyo yung mga kapanalig kong magagaling maglatag na written. Tanong! Sa mga makakapal na sulpot ditong panay bunganga dito sa written, sa comment section na to. Diyan sa kinaaniban ninyong tatag ni Satanas. No? Ano ang sinaunang iglesia nyo? Anim na to. Ang Roman Catholic Church ay may 28 sinaunang iglesia. Iisa-isahin natin yan, ha? Iisa-isahin natin yan. Tanong ulit, mga sulpot. Ano ang sinaunang iglesia nyo? Pang-anim pa lang ako. Mga animal kayo, ha? Mga animal. Mm. Dapat kayo yung sinasalang doon sa ano eh, sa ang tawag nung katayan. No? Ang tatapang, wala naman kayong history. O kaya nyo tong ginagawa ko, mga sulpot? Hindi. Bakit? Kasi nga, bobo. Talagang hindi nyo kaya to. Bakit, bobo? Totoo yan. Kapag bobo, ganon. Okay. Gawa 28 verse 1. Ano itong nasa Gawa 28 verse 1? Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta.
So meron palang Malta, iglesia ng Malta na nandito sa Gawa 28 verse 1. My Church of Malta. No, kasi ang sabi sa Gawa 28 verse 1, nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. So nagkaroon ng pagpupulong doon sa iglesyang umiiral sa Malta, which is Church of Malta yung tawag. Oh, ano? Hindi nyo alam to. Ah, oh, di kasi nag-aaral tong mga protestanteng to eh. Kuda ng kuda, bomba ng bomba, aral-aral. Oh, yung mga protestanteng bagong ligo dyan. Oh, partida, di pa ako naliligo, oh. Lampaso na agad. Di ba? Lampaso agad. Pang-pito na sinaunang iglesia ng Katoliko nasa Bible. Oh, ano? Mga sapat. Okay. So, dito sa Gawa 28 verse 1, mayroong Church of Malta na umiiral. Ano ba to? Sa unang 600 taon, ang Church of Malta o yung bayan ng Malta ay dating paganong bayan. Hmm, hindi nyo kinaya. Sabi ko sa inyo, mi. Aral-aral kasi tayo mga sulpot para hindi kayo natatanga dyan sa ano, pinapasukan nyo, diba? So, itong bayan ng Malta ay dating pagano na na-convert. Boss Miss Dungaw Santiago, huwag kang magmumura dito. Oh, naka-live ako, 106. Boss Miss Dungaw Santiago, huwag kang magmumura dito. Isa ka pa namang INC. Mga INC dito, kayo po ba ay may batas at alituntunin na ang inyong mga kaanib ay dapat pong magmura sa social media? Meron pong isang kaanib ng INC dito, Boss Miss Dungaw Santiago, B-H-O-S-M-E-Y-Z, Dungaw Santiago, nagmumura dito sa platform ko. Ako kahit kailan hindi pumasok sa platform ng Iglesia ni Cristo at nag-live doon. Hindi ko pinasukan ang platform ng SDA at doon ako nag-live. Hindi ako pumasok sa kahit na anong platform ng mga sulpot at doon ako nag-live. Karapatan kong mag-live dahil ang platform na to ay pang-Katoliko. Lumayas ka dito, iglot. Huwag mo akong tuturuan sa kung ano ang dapat kong ituro dahil Catholic page to. Hindi mo page to. Never ako pumasok sa page ng INC at doon ako nag-live. At huwag mo kong mumurahin sa mismong Catholic page na ito. Yan ba ang tinuturo sa kaanib ng INC? Ang magkalat ka dito, nakalive ako? Ganyan ang kaanib ng INC? Ha? Ano ba, Boss Mace Dungaw Santiago? Malamang kukuda ako na kukuda. Bakit Catholic page to eh? Page ng INC to? Page ba to ng INC? Karapatan kong kumuda at magsalita dahil page to ng Katoliko. Bakit nandito ka? Alam na naman ikaw ang kumuda rito, INC ka. Page ng Katoliko to, kung ayaw mo na kuda ako, lumayas ka dito. Huwag mo akong mumurahin sa sarili presentation ko, ang kapal ng mukha mo. Nakikinood ka na nga lang dito eh. Sinabi ko bang manood ka dito sa Catholic page na to? Ha? Boss Miss Dungaw Santiago, ang kapal ng mukha mo? Wala kang karapatang murahin ako sa Catholic page na to, tanga! Sabi niya, bakit ako galit na galit? Ano gusto mo, matuwa ka? Lumayas ka dito! Catholic page to, patatahimikin mo ko? Anong gusto mo, bunganga mo mang ibabaw dito, iglot? Kaanib ka ng INC? Nagmumura ka dito? Yan ba ang batas ng INC na ang kaanib ay dapat nagmumura sa social media pinanonood ng 100 higit na tao? Wasakin mo ang imahe ng INC, maganda yan. Nananahimik kami dito, papasok-pasok ka ditong iglot ka, lumayas ka dito.
wag mong papakita sa akin yung kabalatubaan mo. Tatapatan kita. Maglatag ka ng doktrina nyo, pero wag nyo akong mumurahin. Papasok-pasok ka dito sa ano? Sa Catholic page? Ano gusto mo, ikaw magsalita? Bastos ka? Kaanib ka ng INC, boss, miss, Dungaw Santiago? Magmumura ka dito? Ganyan ang mga kaanib ninyo? Kaya wag niyong sasabihan ng MCGI na palamura. Dahil kayo din, palamura. Bago nyo usigin ng MCGI na palamura, tahiin nyo muna yung mga bunganga nyo. Pareho lang kayo, wala kayong pinagkaiba. Dapat sa mga ganyang klaseng bunganga, sinisilihan. Papasok-pasok ka rito ngayong nabibingik at dumuduguyan tenga mo? Patatahimikin mo ako? Sino ka? Catholic page to? Ibahin mo ako sa mga defensor ng Katoliko, ha? Hindi ako pabebe! Kung yung ibang mga Katolikong defensor na nanahimik sa pinaggagawa ninyong mga sulpot kayo, wag ako! Mapapahiya kayo sa akin dito! Kasama yung kinaanibang sekta nyo! Okay! Ikapito, meron tayong Malta, Church of Malta. Yan ay dating bayan ng Pagano. Pagano yan eh. Na na-convert ng Catholic Church na ngayon ay Kristiyanong bayan. Ang relihiyon na umiiral sa Church of Malta dito sa Gawa 28 verse 1, walang iba kundi ang Catholic Church. Katoliko po itong simbahan. Gawa 28 verse 1. The Church of Malta na mababasa sa Gawa 28 verse 1 is a Catholic Church. Hindi yan INC. Catholic Church yan. Ikapitong sinaunang iglesia ng aming simbahang Katoliko. Okay. Gawa 17 verse 34. Dito sa Gawa 17 verse 34, may ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Dionysius, na miyembro ng Areopagus at ang babaeng Damaris at may iba pa. So, may mga lalaki daw na kumampi kay Pablo at sumasampalataya kay Kristo. Ito ay nasa Gawa 17 verse 34. So, itong mga kumampi kay Pablo at yung mga sumasampalatayang lalaki kay Kristo, ito ay naganap sa bayan ng Athens. Ang nasa Gawa 17 verse 34, yan ay naganap sa bayan ng Athens. Meron pong iglesia na umiiral sa Athens na napuntahan ng sinaunang Kristiyano at ng mga apostol. Itong Athens na to ay matatagpuan sa Greece. No? O sa Greco. Sa Greece. Itong Gawa 17 verse 34, yan ay Athens, Greece. Meron po doong mga lalaki na naging tagapagtanggol ni San Pablo at mga lalaking sumasampalataya kay Kristo. Yan po ay Athens, Greece, no? Ngayon, napuntahan niya ng mga sinaunang Kristiyano yung Athens, Greece na yan, kasi nga 'di ba sabi nga ng Panginoong Jesus, "Oh, mga apostol, pumunta kayo sa iba't ibang bansa. Turuan niyo sila." At bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. No? Kaya marami silang bansang nakubkob. Isa na ang bansang Greece. Ngayon, nung ito ay napuntahan nila San Pablo ng mga disipulo, etong Athens, Greece na to, ito po ay bayan ng mga pagano. Wala pong sulpot na Kristiyano dyan, ha? Walang sulpot na Kristiyano dyan. Ay! Sa Athens, Greece? Ang nag-convert sa Athens, Greece, hindi sulpot na Kristiyano. Oy! Oh! Diba? So, dito sa unang 600 taon,
dito sa Athens, Greece na ito ay dati po yung pagano. Na ngayon, ito ay pinamumunuan ng relihiyong Orthodox at Katoliko lang. Ano? Ikawalo yan. Ang Athens, Greece ay isa sa mga lugar kung saan naitatag ang mga sinaunang iglesia na mababasa sa Biblia. At ang iglesia ang umiiral dyan ay walang iba kundi ang Catholic Church. Walang INC dyan. Ano? Na-convert ng INC ang Athens, Greece? Sure? Na-convert? So sinasabi nyo ba yung Athens, Greece na talikod ang iglesia dyan na wala rin ang Christianity? Sabi ng INC na talikod ang iglesia. So itong walo pa lang ha, na sinaunang iglesia ang nilalatag ko sa inyo sa pagkakatalikod ng pananampalatayang Kristiyano, itong walo na sinaunang iglesia na walang din ng Christianity? At yung mga si Kristiyano dito na nasa walong sinaunang iglesia na punta ng Pinas? Sa walong bansa na inilatag ko sa inyo na dati ay mga pagano, sino ang nag-convert at ginawang Kristiyano yan? Felix Manalo? Eli Soriano? Martin Luther? John Smith? Ellen G. White? Sa mga sinaunang panahon, sa bayan ng mga na, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano na yung mga bawat bayan at bansa ay pagano pa, sino nag-convert para maging Kristiyano? Felix Manalo? Sino? Catholic Church. Bakit Catholic Church? Wala namang sulpot na Protestante nun eh. Meron ba? Kaya wala kayong sinaunang iglesia. Bit wala kayong sinaunang iglesia. Hello? Kailan lang kayo? 1900s? 19th century? Yung binabanggit ko ng mga sinaunang iglesia, wala pang Bible to. Hindi pa buo Bible neto, itong mga binabanggit kong lugar. May iglesia na. Yan ang iglesia namin. Catholic Church ang may hawak. Dalakas ng mga apog nyo, mga sulpot kayo. Di naman sinabing manood kayo dito. Kunyari pa kayo, gusto niya lang din marinig yung history. Tatamad nyo kasi mag-aral. Okay. Gawa 17 verse 1. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. Thessalonica! My Church of Thessalonica. Nakarating yung mga alagad na puntahan ng mga disipulo, may sumibol na iglesia, the Church of Thessalonica. May mga sinagoga nga, May Thessalonican Church, Gawa 17 verse 1. Ngayon, ano ba ang relihiyon na humahawak sa Thessalonican Church na nasa Gawa 17 verse 1? Ang humahawak po niyan walang iba kundi ang Catholic Church at Orthodox. Katoliko po! The Church of Thessalonica dito sa Gawa 17 verse 1 ay simbahang Katolika hanggang ngayon. Wala pong sulpot na Kristiyano doon. Paano ba yan? Siyam na to. Iglesia sa bagong tipan na Biblia, yung mga iglesyang umiral ngayon ay simbahang Katoliko. Sige. Siyam na to. Iglesia ng Thessalonica, Gawa 17 verse 1. I-research nyo. Ang umahawak ng mga iglesia doon, Catholic Church, may INC? May MCGI? Born again? Nasa Bible yon.
Yung iglesia na nasa Gawa 17 verse 1 na umiiral doon ay Catholic Church ngayon. May sulpa? Wala pang Bible niyan? Mamarunong kayo, mga wala kayo kasing kasaysay. Ito, tamad nyo mag-aral. Okay. Gawa 18 verse 1. Gawa 18 verse 1. Pang-sampu. Pagkatapos ng mga bagay na to, si Pablo ay umalis sa Atenas at pumunta sa Corinto. Oh. Si, nung si Pablo ay galing sa Athens, di ba sabi ko sa inyo may Church of Athens dyan sa Greece? So nung umalis daw tong si San Pablo sa Gawa 18 verse 1, si Pablo ay pumunta sa Corinto, may Church of Corinth. Siguro naman, hindi naman kayo pamilyar naman kayo sa Church of Corinth. Ilang beses nilalatag ng mga CFD yan. Ah. Ang church o ang bayan ng Corinto, no? Ito ay dating bayan ng pagano. Hindi po bayan ng Kristiyano 'yan. Ang lugar ng Corinto ay lugar ng mga pagano. At ito ay naging Kristiyanong bayan dahil sa Catholic Church. Ah. Nag-convert ng ano ng Corinth Catholic Church. May preba si San Rio? Meron. Sa bayan ng Corinto, ang umiira lamang na relihiyon dyan ay Orthodox at Catholic Church. Wala pong INC dyan. Yan ang isa sa aming sinaunang iglesia. Church of Corinth. Catholic Church yan. O, may ganyan kayo? Ano ang sinaunang iglesia ng INC? Ang Church of Corinth na nasa Gawa 18 verse 1, Catholic Church ngayon. O bakit Catholic Church ngayon? Ang Church of Corinth. Kasi Katoliko ang umiiral sa Gawa 18 verse 1. Oh. Ano? Sus, Boss Mace Dungaw Santiago, kaya mo ganitong presentation, iglot? Boss Mace Dungaw Santiago? Kaya mo yung ganitong latagan? Meron ka maipapakita dito na meron kayong ano, early church? Early churches? May local churches kayo? Sa panahon ng mga apostol? Nga! Kaya mo yung ganitong presentation? Hindi mo kaya, bakit? Bobo ka. Oh, ano? Kaya mo? Ano ang early churches ng INC? Nga! Angas-angas mo rito sa sariling live ko? Ngayon tinatanong ka, wala kang mailatag, kaya mo ng ganito? Patunayan mo nga na INC? Oh, ano? Tong iglot na to, kapalang mukha mo? Okay. Pahayag 1 verse 9. Pahayag 1 verse 9. Akong si Juan ay inyong kapatid at inyong kasama sa mga paghihirap at sa paghahari at sa pagtitiis ni Hesukristo. Dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo, ako ay nasa pulo na kung tawagin ay Patmos. So meron palang umiiral na iglesia ng Patmos. Ang bayan ng Patmos pala ay nakubkob ng mga sinaunang Kristiyano. Pahayag 1 verse 9. So, may Church of Patmos. Saan makikita itong bayan ng Patmos? Sa Greece. Sa Greece. Ang Patmos, ito ay dating paganong bayan. Dahil ang kalaban lang naman ng Catholic Church noon ay ang pagano. Ah. Kaya nung ito ay narating ng mga sinaunang Katolikong Kristiyano, ang bayan ng Patmos, which is bayan ng mga pagano, ito ay na-convert at naging Kristiyanong bayan sa ilalim ng Catholic Church. INC ba nag-convert ng Patmos? MCG ay nag-convert ng Patmos, isang paganong bayan? Nasa Bible yan, Pahayag 1 verse 9. Sino nag-convert ng bayan ng Patmos na isang paganong bayan? Walang iba, mga kapanalig, the Catholic Church. Tayo,
ang simbahan. Ang simbahan ang nakapag-convert ng maraming paganong bansa at ginawa itong Kristiyanong bansa. Salamat, Katoliko! Lumaganap ang aral ni Kristo. May nagawa ang INC? May ambag ang MCGI? Born again! Katoliko ang nagpalaganap ng aral ni Kristo. Wala kayong ambag! Kakapal lang mga mukha ninyong mag-e-expose dito sa written comment. Ay, nako! Ha? Kung ang mga depensor ng simbahang Katolika, pinapabayaan kayong bastos-bastosin nyo sila. Wag ako! Gusto nyo ng bardagulan? Bibigay ko sa inyo ang bardagulang hinahanap nyo. Okay! Ang bayan ng Patmos, ito ay makikita sa bayan ng Greece. Ano ba ang relihiyong umiiral sa bayan ng Patmos na nasa Greece? Itong sinaunang iglesia na ito na tinatawag na Church of Patmos. Anong relihiyon yan? Ang relihiyon na nagahari sa Church of Patmos na mababasa sa Pahayag 1 verse 9. Isa sa mga sinaunang iglesia sa panahon ng mga alagad. Walang iba kundi ang Catholic Church at ang Orthodox. Wala pong INC doon. Walang MCGI doon. Ang matatandang iglesia na nasa bayan ng Patmos ay hawak-hawak at nasa ilalim ng Catholic Church at ng Orthodox. Ano? Nasa, ano yan? Bible yan. Pahayag 1 verse 9. Ano mga iglot? Kaya nyo yung ganitong presentation? Hindi. Bakit? Wala kayong history. Paano kayo magkaka-history? 1914 lang kayo. Kaya nyo yung ganitong presentation? Nipis-nipisan nyo yung mga pagmumukha ninyo, ha? Nasabi ko sa inyo. Okay. Gawa 16 verse 12. Gawa 16 verse 12. Mula naman roo'y nagpunta kami sa Pilipos. Ang mga sinaunang Kristiyano, ang mga alagad ay nakarating ng Pilipos. Mula naman roo'y nagpunta kami sa Pilipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. So yung sinaunang Kristiyano at yung mga alagad ay narating ang bayan ng Pilipos dahil may iglesyang umiiral doon. At yung iglesyang umiiral sa Pilipos, doon nagpahinga ang mga alagad at mga sinaunang Kristiyano na kanilang naging disipulo. My Church of Pilipos, Iglesia ng Pilipos na mababasa sa Gawa 16 verse 12. Saan to makikita tong Pilipos na to? Yung bayan ng Pilipos, saan makikita? Yan ay makikita sa bayan ng Greece, sa bansang Greece. Bansang Grego tong Pilipos, no? Ngayon, ang Pilipos ay dating paganong bayan. Paganong bayan ng Pilipos? Paano naging Kristiyano? Paano naging Kristiyano? Nag-convert ay INC? Di sure. MCGI nag-convert? Ang bayan ng Pilipos sa noon ay pagano? MCGI? Di sure. Ang nakapag-convert at ang dahilan kung bakit naging Kristiyanong bayan ang Pilipos, because of the Catholic Church. Diba? Palakpakan. Galing. Ang galing ng ating simbahan. Paganong bayan. Ginawang Kristiyanong bayan. Bakit? Sapagkat tayo ay tatag ng Diyos. 40,000 na sektang sulpot na tatag ni Satanas. Ginigiba ang simbahan. Ang simbahan. Yan na ba yun? 40,000 na sulpot. Isa lang ang simbahan. No? Isa lang ang simbahan. Catholic Church. Nakapamewang lang ang simbahan sa kanila. Yan na yun. Diba? At dito sa bayan ng Pilipos,
yung mga sinaunang iglesia na mababasa natin sa Gawa 16 verse 12 ay nasa ilalim ng Catholic Church at ng Orthodox. Hawak-hawak ng INC? Sinaunang iglesia? Kayo pala ang True Church MCGI Hawak nyo sinaunang iglesia na nasa Biblia? Di kayo sure. Bakit di nyo hawak? Wala naman kasi kayong sinaunang Kristiyano, paano nyo mahahawakan ng mga sinaunang iglesia? Isang pagpapakita at pagpapatunay sa inyo na ang Catholic Church ay nag-e-exist sa panahon pa ng mga sinaunang panahon. Nasa ilalim ng simbahang Katolika lahat ng mga sinaunang iglesia. Bakit? Dahil ang mga sinaunang iglesia, yan ay bunga ng Catholic Church. Kung hindi amin yan, eh bakit Catholic Church ang may hawak? Hindi pala sa amin yung mga sinaunang iglesia, eh bakit Catholic Church ang umawak? May hinahawakan ng INC? Na Catholic, na early churches? MCGI, meron kayong hinahawakan na sinaunang iglesia? Sakit, di ba? Gigisingin ko yung mga natutulog ninyong sikmura, no? Masyado niyong inaapi ang mga kapanalig ko na written debater, ha? Kayong mga sulpot, kayong kakapal ang mga mukha nyo, ha? Okay. Tito 1 verse 5. Tito 1 verse 5. Iniwan kita sa Kreta. Tito 1 verse 5, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa inutos ko sa iyo. So dito sa Tito 1 verse 5, meron daw po ritong tinatawag na bayan ng Kreta. Dito sa bayan ng Kreta, ito rin ay narating ng mga apostol, ng kanilang mga disipulo, ng mga sinaunang Kristiyano. Ang bayan ng Kreta. Bakit sila nakarating dito? Sapagkat may nag-e-exist na iglesia sa bayan ng Kreta, which is the Church of Crete. Kaya yung sinasabi nila na ayang tatag ni, ng Diyos ay iglesia ng Diyos kasi nasa Biblia, marami pong churches, Church of Crete. O paano tong Church of Crete na tinatawag na to, hindi to tatag ng Diyos? Isa ito sa sinaunang iglesia na narating ng mga alagad, narating ng mga disipulo. Kaya maraming pangalang iglesia sa Bagong Tipan. Di ba? So nung nakarating yung mga alagad sa Kreta, may Church of Crete doon, doon na malagi ng ilang araw ang mga apostol. So tong Church of Crete na to, na ito ay matatagpuan sa Greece. Sa bansang Greece, isa sa matatandang iglesia ng Catholic Church, ng relihiyong Kristyanismo. One of the oldest church in the Christian religion. Itong mga binabanggit ko sa inyo. Di nyo alam yan. Sabi ko sa inyo eh. Okay. Itong Crete na nasa Greece, paganong bansa? Paganong bansa to? At nung ito ay narating nila ng mga alagad, naging Kristiyanong bansa. So yung iglesia ng umiiral doon ay iglesia ng mga Kristiyano. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, dito sa Crete, sa bansang Greece, ang umahawak ng mga sinaunang iglesia doon sa ilalim ng relihiyong Kristiyanismo, walang iba kundi ang Catholic Church. Yung mga matatandang iglesia na nasa Biblia ang may hawak, Catholic Church. Sige. Tito 1 verse 5. Church of Crete,
Catholic Church ang humahawak. O akala ko ba kayo True Church? Wala kayong ganito. Nasa Bible to. Yung mga iglesia pinagsasabi ninyo, i-research nyo kung anong iglesia siya ngayon. Catholic Church. Ah. I-research nyo yung mga iglesia na nandito sa Bible. Tignan mo kung sinong humahawak. Catholic Church. Bakit? Dahil hindi pa sumisibol ang mga iglesyang ito na nasa Biblia, may Catholic Church na. Kaya nga sila na-convert. At naging Kristiyanong bansa. Meaning to say, hindi pa Kristiyano ang bansang ito, may Catholic Church na. Kaya sila naging Catholic Church dahil sa Catholic Church. These pagan countries, they became a Christian country. They became a Catholic country. Why? Because the Catholic Church convert these countries. Kaya kami may hawak, the Catholic Church. I-research nyo yung mga church sa Bible, sino may hawak? Catholic Church. Ano? Hindi pa ako sumisitas, pinapaliwanag ko lang sa inyo yung kasaysayan. Nga. Huwag niyong yayabangan ang mga Katoliko, mga sulpot kayo. Kaya nyo to? Kaya nyo gaytong latagan? Partida, di pa ako naliligo. Hindi po ba mga kapanalig, ang ganda ng kasaysayan, no? Ang ganda ng history, nakaka-inspired. Ang sarap maging Katoliko. Mas lalo nating minamahal ang pagiging Katoliko natin, di ba mga kapanalig? Bakit? Dahil madali siyang maintindihan. At na-featured out natin sa mga isip natin, ganito pala. Kaganda ang kasaysayan ng simbahang Katoliko. Wala sila niyan. May ganyan sila? Kaya nila yan? Sita sabay history? Sita sabay tradisyon? Hindi. Hanggang sitas lang sila. Yun lang. May preba ako. Sabi ko nga po sa kanila, i-research nila eh. Mayabang ako na mangangaral? Yes. Ipinagyayabang ko ang kasaysayan ng aming simbahan. Kaya kung gusto ninyo ng maayos na pananalita, magsalita rin kayo ng maayos sa akin dito. Dahil kung ano ang panukat na gagamitin ninyo sa akin, yan ang panukat na gagamitin ko sa inyo. Hindi kayo titigil sa kakabastos ninyo sa mga kaanib ng Katoliko kung hindi kayo kakastiguhin. Gusto nyo ng bardagulan? Magbardagulan tayo. No? Pero hindi ko ahayaan na yung mga sulpot na to, babastos-bastosin nyo ang mga Katoliko dito at lalo na ako. No? Yung hindi nyo pa naririnig at hindi nyo pa yata na-experience, sa akin yung ma-experience. Okay. Dito tayo sa Gawa 14 verse 1. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Oh, may Iconio mga kapanalig. Iconio! Iconio mo! Oh, diba? Gawa 14 verse 1. Gayon din ang nangyari sa Iconio. So nakarating din ang mga sinaunang Kristiyano, mga alagad sa Iconio. No? Nakapunta sa bayan ng Iconio. Sino nakarating dito? Si Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ang kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. So dahil kay Pablo at kay Bernabe, yung mga Hudyo at Grego na nakinig sa kanilang mga aral ay naging Kristiyano. Amen! No, sa bayan ng Iconio. So ibig sabihin, may nag-exist na naman na iglesia sa bayan ng Iconio na napuntahan ni San Pablo. Amen! Diba? Sumampalataya kay Kristo sa pangangaral ni San Pablo at ni Bernabe. San ba tong Iconio na ito? Ano ba tong Church of Iconio? No? Ang Iconio ay matatagpuan sa Greece. No? Greece. At ang Iconio na ito nung kanilang napasok ay bayan ng pagano.
naging Kristiyanong bayan na naman. Amen! Diba? Paano siya naging Kristiyanong bayan? Dahil saan? Dahil kanino? Because of the Catholic Church. You see? Dahil sa Katoliko, nag-iba ang mga pagano. No? Nag-iba ang mga pagano. Sino ang umahawak ng mga sinaunang iglesia na nasa ikonyo? Anong relihiyon ang umiiral sa ikonyo, Greece? Walang iba kundi ang Catholic Church. Walang sulpot doon. Hindi nila pwedeng pasukin yon. Bakit? Dahil yung mga matatandang iglesia na nasa Biblia ay nandoon sa bansa nila. Kaya kung sasabihin nila maganda kapilya nila, hoy, may sinaunang iglesia kami na hindi nyo pwedeng kubkubin. Hindi nyo pwedeng paliparin yung kapilya ninyo, pupunta kayo ng Greece? Itatabi mo sa early churches na nasa Bible? Good luck. May sinaunang simbahan tayo na nasa Bible. Di nila alam, di ba? Oh, bakit? Tamad kasi mag-aral. Sabi ko sa inyo mga kapanaligi, di ba yung isa, oh, namura ako ng iglot. Umaaray na agad. Okay. Gawa 17 verse 11. Gawa 17 verse 11. Sila ay higit na mararangal na tao kesa sa mga Tesalonika. Oh. Sila ay higit daw na mararangal na tao kesa sa Tesalonika. Nabanggit ang Tesalonika kanina kasi may iglesia doon, di ba? At ang iglesyang umiiral sa Tesalonika, walang iba kundi ang Catholic Church. So meron daw mas mararangal kesa sa bayan ng Tesalonika. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. So sino to? Sino tong mas higit na mararangal na tao kaysa sa Tesalonika? May idea po ba kayo? Sino ang tinutukoy dito sa Gawa 17 verse 11? Sila ay higit na mararangal na tao kaysa sa mga taga-Tesalonika. Sino? Mga sulpot, ipaliwanag nyo to. Hindi nyo may papaliwanag to kung sino yung mga taong mas marangal kesa sa mga taga-Tesalonika. Bakit? Because wala kayong kasaysayan. Dito pumapasok ang traditions. Kung paano mo ilalatag ang bawat konteksto ng isang sitas nang walang pagkakakilanlan. Para magkaroon ng pagkakakilanlan ang isang sitas na walang pagkakakilanlan kung sino ang tinutukoy, ang gagamitin natin dyan ay kasaysayan. Ah. Ang mga mararangal na taong ito na tinutukoy na higit kesa sa mga Thessalonians, walang iba kundi ang mga taga-Berea. Taga-Berea. Bayan ng Berea. Ang bayan ng Berea ay isang bayan ng mga pagano na na-convert ng mga alagad at ng mga disipulo na naging Kristiyanong bayan. Sino nag-convert? INC? MCGI? Born Again? Jehovah's Witness? Mormons? Seventh-day Adventists? Sino nag-convert? No other than 33 AD, founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. At ang bayan ng Berea, ito ay matatagpuan sa bayan ng Greece. At ang umahawak ng mga sinaunang iglesia doon na naitatag ng mga sinaunang Kristiyano at mga disipulo ni ng mga alagad. Ang umahawak ng mga iglesia diyan, Catholic Church. Orthodox. Oh. Ni isa ba meron bang hinawakan ng INC? Nasa Bible to. Gawa 17 verse 11. See? 15 churches na, ha? 15 churches. Oh. Ni isa dyan, wala kayo. Oh. Mga sulpot, wala kayong lalaban yung kapilya ninyo? Walang-wala ang kapilya ninyo sa iglesyang umiiral sa Biblia.
Oh. Kahit gaano pa kaganda yan, kapilya nyo, oy. Ilalaban ko ang iglesyang, sinaunang iglesia na nasa Bible, Catholic Church yan. May panama kapilya nyo kahit bago? Oh. Okay. Next. Colossians 4 verse 13. Pang 16. Colossians 4 verse 13. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. May Hierapolis tayong nadinig. Dito sa Colossians ay may Hierapolis na umiiral. At yan ay tinatawag na Church of Hierapolis. Ang Hierapolis ay isang bayan na pagano. Pagano din yan. Nung ito ay narating ng mga apostol ni Kristo, ito ay narating ng mga sinaunang Kristiyano, ng mga disipulo. Kung nung ito ay narating, ano nangyari? Ito ay naging Kristiyanong bayan. At diyan nagkaroon ng sinaunang mga iglesia. Yan ang tinatawag na Church of Hierapolis na mababasa sa Colossians 4 verse 13. Sino nag-convert? Sino nag-convert na itong paganong bayan ng Hierapolis ay naging Kristiyanong bayan at may mga iglesia? Sino? Palakpakan tayo. Catholic Church 33 AD. Hindi ba Kristiyano ang Hierapolis? May Katoliko na, kaya nga na convert. Bible yan ha. Colossians 4 verse 13. Saan ito makikita itong Hierapolis, mga kapanalig? Makikita ito sa bayan ng Greece. No? Kaya nga noon, di ba may umiiral dyan, Greek mythology? Ang bumasag ng mga Greek mythology, yung gods and goddesses, Catholic Church, oy! Sila Zeus, Athena, Artemis, Poseidon, yung mga Greek mythology na gods and goddesses, like Venus, Jupiter, Janus, ang gumiba ng mga pagan gods under ng Greek mythology is the Roman Catholic Church. Ah, nagawa ng INC yan? Born again, MCGI, nagawa nyo? Ang paniniwala ng mga pagano sa ilalim ng Greek mythology. Greece yan. Greek nga, di ba? Catholic Church. Ah, kaya nyo? Hindi ko sa inyo eh. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Saya, diba? Sabihin nyo sa akin kung naanto kayo ah. Okay. Roma 16 verse 1. Sabi rito sa Roma 16 verse 1. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Febe na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Ay! Roma 16 verse 1, may iglesia sa Cenchrea. My Church of Cenchrea. Mm. Saan makikita itong Cenchrea na to? Bayan ng Cenchrea na mababasa sa Roma 16 verse 1. Saan makikita yung bayan ng Cenchrea? Greece. Greece. Oh. Now, etong bayan ng Cenchrea ay may iglesyang umiiral. May Church of Cenchrea ayon sa Roma 16 verse 1 na nasa Greece. Tanong, anong relihiyon ang may hawak sa iglesia na nasa Cenchrea? Sinong umahawak ng iglesia na nasa bayan ng Cenchrea hanggang ngayon? Ayon sa Roma 16 verse 1, may iglesia pala ng Cenchrea. Sino? Walang iba. 33 AD, Roman Catholic Church. Ang bayan ng Cenchrea ay dating bayan ng mga pagano na na-convert at kinonvert ng Catholic Church at ginawa itong Kristiyanong bayan.
sa pangunguna ng mga apostol at disipulo ng mga apostol at ng mga sinaunang Kristiyano. Isa sa matatandang iglesia sa ilalim ng relihiyong Kristiyano. Itong mga binabanggit ko na hawak-hawak ng Catholic Church. Biblia na to. Yung mga simbahan dito na nasa Biblia, sino nagpasimula? Mga apostol, di ba? Mga apostol. Lahat ng iglesia na nasa Biblia, ang nagpasimula niyan, mga alagad. Sino ang umahawak ngayon ng mga iglesia na pinasimula ng mga alagad? Catholic Church. Felix Manalo ba? Eli Soriano? Martin Luther? Ellen G. White? John Smith? Kibuloy? Master Pope? Lahat ng mga iglesia na pinasimula ng 12 apostles sa kasalukuyang panahon ang umahawak Catholic Church. Sige nga. Tuloy. Ang Sincreia ay matatagpuan sa Greece at yung mga simbahan dyan na umiral dito sa tinutukoy ng Roma 16 verse 1, hawak-hawak po ng Iglesia Katolika. Tanging Katoliko at Orthodox lamang ang nando doon. Wala pong sulpot. Alam nga naman, ihelera nyo kapilya ninyo, lalabanan nyo yung ano? Early churches? Talaga ba? Early Christian churches na umiral sa Bible? Lalabanan ng kapilya nyo na 19th century lang? Kahit sinong tao hindi maniniwala na sasamba sa kapilya kung ang katapat ng kapilya ninyo, sinaunang iglesia na nasa Bible pa. Sa tingin nyo may sasamba? Kung doon nyo dadaling yung kapilya nyo doon, tas tapatan kayo? Sige, tignan natin sinong dudumugin. Yung sinaunang iglesia na nasa Biblia o yung kapilya ninyo natatagpan ng isang, na disenyo pa ng isang arkitektong katoliko na nagde-devoto kay Maria sa Our Lords, Our Lady of Lords, dyan sa Quezon City. Sige, itapat nyo yung kapilya ninyo sa mga iglesia na naitatag mismo sa Biblia. Tignan natin kung saan mas maraming sasamba. Di kayo pwede magtayo ng kapilya doon. Tatapatan nyo ang mga sinaunang iglesia sa panahon ng mga alagad? Don't think so. Okay. Sabi ko sa inyo eh. Tito 3 verse 12. Benjo Bautista, okay lang na haggard ako. Basta wag lang maging haggard ang iglesia ko. Okay lang na pumangit ako. Wag lang pumangit ang iglesia ko, lalo na't pagdating sa aral. Palibasa kasi kayong mga sulpot, panay paganda ninyo, panay pa-cute ninyo, bobo naman kayo. Ganda ka nga, bobo ka naman. Gwapo ka nga, bobo ka naman. Nakaka-turn off yung ganon. Di ba? Nakaka-turn off. Ang ganda-ganda mo, tas bobo ka. Gwapo-gwapo mo, bobo ka. Nakaka-turn off yung ganon. At pangalawa, pag ikaw ay nangangaral ng pananampalataya mo, hindi dapat mas umaangat yung physical na anyo mo. Mas inaangat mo dapat yung presentation mo. Kasi ikaw ay nagtuturo sa doktrina ng sinasampalatayaan mo. Hindi ka nagtuturo, hindi ka nangangaral para magpakit, hindi to Miss Universe. Na? Hindi to yung ano, Miss Universe. Kaya kahit mahagard ako, okay lang. Basta ang 126 na nanonood sa akin sa oras na to, naiintindihan nyo ang tinuturo ko. Hindi po ako mag-aartista, hindi ko kailangan magpaganda.
no? Hindi po ako mag-aartista kaya hindi ko po kailangan magpaganda. Ang goal ko lang ay makapagturo sa mga kapanalig kong Katoliko, ma-inspired sila na labanan kayong mga sulpot kayo na saksakan ng sinungaling, no? Okay. Ah, dito tayo. No, makinig kayo ha, history to. Tito 3 verse 12. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila diyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. So, meron ding napuntahan ang mga sinaunang Kristiyano, ang mga alagad, ang mga disipulo ng ni Kristo at ng mga apostol, meron silang napuntahan na tinatawag na bayan ng Nicopolis. Itong bayan ng Nicopolis na mababasa sa Tito 3 verse 12, no? Dito ay may iglesia na umiiral. Yung iglesia dito sa bayan ng Nicopolis, kapag naglalakbay ang mga sinaunang Kristiyano, ang mga alagad, dito sila nagpapahinga, nagpupunta sila sa iglesia ng Nicopolis, na which is tinatawag nating Church of Nicopolis. Ang Nicopolis na mababasa sa Tito 3 verse 12 ay makikita sa bansang Greece. Sa bansang Greece. Itong bayan ng Nicopolis ay dating pagano. Ito ay bayan ng pagano. Ngayon, nung ito ay narating ng mga alagad, apostol, disipulo, sinaunang Kristiyano, ang bayan ng Nicopolis, ito ay naging bayan ng mga Kristiyano. Natalo na naman! No? Natalo na naman ng Catholic Church ang mga pagano. Hindi po INC ang nag-convert sa bayan ng Nicopolis. Hindi ang MCGI. Katoliko ang nakapag-convert at pumatay ng paganong paniniwala dito sa Tito 3 verse 12. Nicopolis na makikita sa bansang Greece. Now, ano ba ang relihiyon na umiiral dito sa bayan ng Nicopolis na mababasa natin sa Tito 3 verse 12. Ano po bang relihiyon? Ang umiiral na relihiyon dyan, walang iba kundi ang Catholic Church at Orthodox. Wala pong sulpot dyan. Walang sulpot dyan. Bakit? Paano sila magtatayo ng iglesia? Eh yung mga sinaunang iglesia na mababasa sa Biblia nandoon. Eh di nilangaw sila. Alam ng mga taga-Greece ang history ng kanilang mga iglesyang nandoon na nasa Biblia. At ang mga iglesyang ito, no, the Church of Nicopolis na mababasa sa Tito 3 verse 12, ang may-ari at tumahawak niyan, Catholic Church. Pinasimula ng mga apostol, naggumawa ng iglesia, no, sa bayan ng Nicopolis. At yan ay pagmamay-ari ng Catholic Church. Oh. Katoliko may hawak. Kung true church kayo, dapat kayong may hawak niyan. E pagmamayari ng simbahang Katoliko yan. O ano? Okay. Dito tayo. Sikat na sikat to. Sikat na sikat to. Gawa 18 verse 19. Gawa 18 verse 19. Pagdating sa Efeso, oh, siguro naman alam niyo yung Efeso, bayan ng Efeso. Okay. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. So may bayan ang Efeso. No? May bayan ang Efeso. Sabi ni Inam Kent de la Cruz, hindi daw haggard yung iglesia niya, eh sobrang haggard nga. So kung sobrang haggard ang iglesia namin, so sinasabi mo ba na itong mga sinaunang iglesia na nasa Biblia na hawak-hawak ng Catholic Church ay hindi karapat-dapat tangkilikin at parangalan? Ano ba yung salitang haggard sa iglesia ni Kristo?
panlabas lang ng anyo pero walang kalidad? Ha? Ganun ba yon? Yung quality nyo ba dahil lang sa panlabas? Kasi ang quality ng Catholic Church ay nagbuhat pa mula sa nakaraan, panahong wala pang sulpot dito sa Pilipinas. Ang kalidad ng aming simbahan, lalo na pagdating sa aming mga doktrina, ay nagmula sa kasaysayan at tradisyon dahil wala pang Biblia. Oh, ang Biblia ay nabuo sa pamamagitan ng kasaysayan at tradisyon. Ano ba yung nakasulat sa New Testament? Di ba history? Ngayon, kung history ang nakasulat sa New Testament, yung ginagawa doon nila na pagbibinyag, ganun tawag doon, tradisyon. Oh. Ngayon, sasabihin ng INC, sobrang haggard ang mga simbahan ng Katoliko sa itsura. Dahil yung iba sa sobrang luma. Pero yung kalidad, sige nga, yung standard ng pinagmulan ng kapilya ninyo at ng mga sinaunang simbahan ng Katoliko, sige, kaya nyo labanan? Yung mga kalidad ng simbahang Katolika na sinasabi ninyong luma, lalaban sa bago nyo? Ang mga simbahan ng Katoliko, wala pang kapilya ninyo, nag-e-exist na. China phone lang kayo, oy. Okay. So, merong isang bayan na pinuntahan ni Pablo. Ito ay yung bayan ng Efeso. No? Alam naman natin tong bayan ng Efeso. Ang tanong, dito sa Gawa 18 verse 19, saan makikita ang bayan ng Efeso? Ang bayan ng Efeso ay makikita sa bansang Turkey. Nasa Turkey po yan. At bago ito mai-convert ng Catholic Church, ito ay isang pagano. Pagano po, paganong bayan ng Efeso nung ito ay narating ng mga sinaunang Kristiyanong Katoliko, ng mga alagad, ng mga apostol. Ngayon, nung ito ay naging Kristiyanong Katoliko, ang mga Muslim ay sinalakay ang bansang Turkey. Meron tinatawag kasi doon na Muslim Ottoman Empire. Nakubkob ng Muslim ang bayan ng Efeso noong 15th century. Kasi uso noon ang digmaan, sakupan, gera, mananakop. So, nung ito ay nasa pagmamay-ari ng Catholic Church, dahil nga ang daming naggegerahan, yung Ottoman Empire ng mga Muslim ay nasakop at nakuha nila yung bayan ng Efeso noong 15th century. No, kaya ito ay nasa ilalim na ng mga Islam. Kaya nga po ang Islam ay naniniwala na ang Katoliko ay relihiyon. Kasi may mga nakuha silang may mga nakukubkub silang bayan na Katoliko ang nando doon. Kaya kapag tanungin niyo mga Muslim, sino ang tunay na Kristiyano? Sasabihin nila Katoliko. Bakit? Bakit Katoliko? Kasi yung mga nakukubkub na tinatawag na Muslim Ottoman Empire, yung mga nakuha nilang mga bayan, ang nakapwesto doon, Katoliko lang. Wala pong sulpot. Yung mga nakuha nila na bayan natin, narating ng mga alagad para aralan at nasakop nila dahil sa digmaan, Catholic Church po yung may-ari na naging Muslim country kasi nasakop nila yung bayan. Natalo yung mga Katoliko doon. Nasakop nila ng pagiging Muslim nila. Kaya alam ng Muslim that the Catholic Church is a true religion ng Kristyanismo. Kaya sabi ko nga po sa mga Protestante, kung lalaban kayo sa Muslim, pag nilatagan kayo ng Muslim ng history tradition, talo kayo. Kaya ng mga Muslim tumayo bilang Katoliko. Alam kasi nila yung kasaysayan.
Alam ng Muslim ang kasaysayan ng Katoliko dahil nanakop ang Muslim sa bayan mismo ng Katoliko para lumaganap din yung kanilang relihiyon. Kaya yung ibang mga nasakop ng Muslim, Catholic country, Catholic bayan ng mga Katoliko. At isa sa nasakop nila yung Epeso. Sa Katoliko, sa Muslim na yan, natalo ang ano, ang Katoliko diyan, yung bansang Turkey, yung ibang mga bansa diyan na nakakubkob ng Katoliko, kasi pagano yan eh. Pagano yan yung bansang Turkey pagano, tas yung mga bayan diyan inunti-unti ng mga sinaunang Kristiyano ng mga apostol hanggang sa naging hawak ng Katoliko yan. At nung 15th century, nung sumugod yung mga Muslim Ottoman Empire na tinatawag, nakuha nila. Nasakop nila yung mga dating Katolikong bayan. Kaya ngayon yan ay Muslim na bayan na. Kasi natalo nga po yung bansang Turkey sa gera. Kaya alam ng mga Muslim ang kasaysayan ng Katoliko. Dahil may mga bayan ng Katoliko ang sinakop nila para lumaganap naman yung pananampalatayang Muslim o relihiyong Islam. No? Alam ng mga Muslim yan. Dahil kaibigan ko din ang mga Muslim. Okay. Dito tayo sa pahayag 1 verse 11. Sinabi nito, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ipadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia, Efeso, Esmirna, sa Pergamo, sa Tiyatira, sa Sardis, sa Philadelphia at Laodicea. So may iglesyang nabanggit na patawag ay Laodicea. May Church of Laodicea. Actually, may Council of Laodicea ang Catholic Church. Now, dito sa Colossians 4 verse 15, ang sabi rito, ikumusta nyo ako sa mga kapatid sa Laodicea. Gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. So meron daw iglesyang nagkakatipon sa bahay ni Nympha dito po sa Laodicea. So may Church of Laodicea po na tinutukoy sa Colossians 4 verse 15 at pahayag 1 verse 11. Ano ba tong Laodicea na ito? Ang Laodicea ay dating bayan ng mga pagano na nasasakop sa bansang Turkey. Makikita po natin ang Laodicea, Church of Laodicea sa Turkey. At tong Laodicea na ito na dating bayan ng pagano na once again na convert ulit ng Roman Catholic Church at ginawang Kristiyanong bayan, yan po ay nasakop ng relihiyong Islam. Natalo sa digmaan ang ilang bahagi ng Turkey at isa sa kanilang nasakop ay ang Church of Laodicea. Yan po ay Muslim na ngayon. Dati yan ay Kristiyano, yung Laodicea. Ngayon po dahil nasakop na nga ng relihiyong Islam yan, ng Muslim, natalo sa gera noong 15th century, Muslim na po yan, hindi na po yan Christian country. No? Okay. Dito tayo. Pahayag 1 verse 11, ang sabi, sinabi nito, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ipadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, sa Tiyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So may nabanggit na iglesia na Philadelphia. Saan makikita ang Philadelphia? Sa Turkey. Sa Turkey po. At itong Philadelphia ay dating paganong bayan na naging Kristiyanong bayan dahil sa mga alagad at sinaunang Kristiyano, maging ang mga disipulo. Ito ay naging Kristiyanong bayan, ang iglesia ng Philadelphia na matatagpuan sa bansang Turkey. Sa kasamaang palad, nakubkob at nasakop ito ng mga Muslim
sa ilalim ng Ottoman Empire nung sinalakay nila ang bansang Turkey nung 15th century. Ang Church of Philadelphia ngayon ay bayan na ng mga Muslim. No? Kaya alam ng mga Muslim na tayo ay umiiral na noon. No? Dahil marami silang mga bansa na sinakop na ang relihiyong umiiral doon ay ang Catholic Church. Kaya nga po, di ba, nagkaroon noon na away sa pagitan ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi nga po, yung mga Muslim, sinakop yung ibang bayan ng mga Kristiyano. Diyan po nag-start yan. Kristiyano po at yung Kristiyano pong umiiral noon, Katoliko lang, wala pong sulpot. Okay. Pahayag 1 verse 11, once again, sinabi nito, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ipadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia, Efeso, tapos na tayo dyan, Esmirna, may Esmirna ha, Pergamo, sa Tiatira, Sardis, Philadelphia, tapos na tayo dyan, at Laodicea, tapos na rin tayo doon. So may nabanggit na iglesia na Esmirna. So may Church of Esmirna na mababasa sa pahayag 1 verse 11. San matatagpuan ang Church of Esmirna? San matatagpuan? Ito ay matatagpuan walang iba kundi sa bansang Turkey. Yes. Meron nga tayong council niyan eh. Konseho ng Esmirna, ang Catholic Church, meron. Itong Council of Esmirna ay matatagpuan sa Turkey, yan ay dating paganong bansa. Paganong bayan sa ilalim ng bansang Turkey na naging Kristiyanong bayan dahil sa mga apostol at sinaunang Kristiyano. Isa yan sa na-convert ng Catholic Church. Ang Esmirna na nasa Turkey. Now, sa kasamaang palad, yan ay nakubkob at nasakop ng Muslim. Sa ilalim ng Ottoman Empire ng mga Muslim noong 15th century. Kaya yan po ngayon ay hindi na po Catholic. Muslim na po yan. Nasakop po kasi yan ng mga Muslim. Natalo po sa gera ang Turkey. Okay. Dito tayo. Galatia 1 verse 2. Galatia 1 verse 2. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galacia. So may Church of Galacia. May iglesia ng Galacia. Ito ay mababasa sa Galacia 1 verse 2. So saan makikita yung Galacia? Saan po makikita ang Galacia? Ang Galacia o ang iglesia ng Galacia na mababasa sa Galacia 1 verse 2 ay makikita po yan sa bansang Turkey. Makikita po yan sa bansang Turkey. Ang bayan ng Galacia sa ilalim ng bansang Turkey ay dating bayan ng mga pagano na na-convert ng Roman Catholic Church sa ilalim ng mga early Christians at ng mga apostles. Sa kasamaang palad, ang iglesia ng Galacia na mababasa sa Galacia 1 verse 2, yan po ay nasa kamay na ng mga Muslim. Natalo po ang Katoliko, ang simbahan dyan, nakubkob nila yung bansa ng Turkey at nasakop ang bansang Turkey at yan po ay Muslim na ngayon. Na noon ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Okay po ah. Dito tayo sa Gawa 2 verse 5. Sa Jerusalem ay may mga Hudyong naninirahan ng mga panahong yun. Sila ay mga lalaking palasamba sa Diyos mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So merong Church of Jerusalem, no? May Church of Jerusalem. Sa Jerusalem ay may mga Hudyong naninirahan ng mga panahong yun. Alam naman po natin na ang Christianity ay mula sa mga Hudyo. No? Now, itong Church of Jerusalem na ito, na nasa Gawa 2 verse 5, sino po ang humahawak ng mga churches sa Jerusalem sa ilalim ng mga apostles na nagtatag
sa panahon ng ni Kristo. May mga umiral po na mga Kristiyanong simbahan sa bayan ng Jerusalem. Ano po ba ang relihiyong umiiral sa Jerusalem? Ang umiiral po dyan ay mga Hudyo or Judaism, Orthodox at Catholic Church. Yung mga Christian churches na under ng Jerusalem, which is may tinawag na Church of Jerusalem, yan ay hawak ng Catholic Church. Hawak po yan ng Catholic Church, hindi yan hawak ng INC, ng MCGI, ng Born Again, ng Jehovah's Witness. Hindi niyo po hawak yung mga early churches o local churches po sa Jerusalem. Catholic Church lang po ang humahawak niyan. At yan ay in-establish ng mga alagad at apostol, even the disciples of Christ, na mga churches na makikita sa Jerusalem, na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy, Catholic Church po ang humahawak. Wala pong iba. Wala pong local churches, wala pong early churches ang mga Protestante dahil hindi po sila relihiyon. Hindi po religion ang mga Protestants. They are just protesting the true religion, and which is the Catholic Church. Okay, next. Gawa 10 verse 1. Gawa 10 verse 1 ang sabi, sa Caesarea, may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. So, sa bayan ng Caesarea, may umiiral na naman na another iglesia. May umiiral na naman na isang iglesia. At ito ay tinatawag na Church of Caesarea. Now, saan ba makikita itong Caesarea na ito na mababasa sa Gawa 10 verse 1? Saan mababasa? Mababasa ang Caesarea sa Gawa 10 verse 1, makikita yan sa bayan ng Israel. No? Yung Church of Caesarea sa bayan po ng Israel yan makikita. Now, yung Caesarea, ito ay ang nagahari dito noon ay mga Hudyo o Judaism. Mga Jews. Israel yan eh. Hindi po yan pagano, mga Hudyo. Kasi tayo ay produkto ng ng Judaism, no? Tayo yung parang, kumbaga, past yung Judaism, tayo yun ngayon yung kasalukuyan, Christianity. So, ang Caesarea, ito ay bayan ng mga Hudyo under ng Judaism, at ito ay nahati. Yung mga early churches doon na naitatag ng mga alagad at mga sinaunang Kristiyano ay hawak-hawak po ng Roman Catholic Church. Yun po ay nasa pangangalaga mismo ng simbahang Katolika, yung mga iglesia na nasa Caesarea na mga simbahan na naitatag sa panahon pa po ng mga apostol. Hawak-hawak po yan ng Catholic Church. At ang religion na umiiral sa bayan ng Israel ay ang mga Hudyo, which is Judaism, Orthodox, and the Catholic Church. Wala na pong iba. Yun lang po ang umiiral doon. No? Kaya po nakakapagtaka, no? Hudyo pala yung nagtatag ng sinaunang iglesia dito sa Caesarea. Akala ko si Felix Manalo. Akala ko si Eli Soriano. Hindi pala Pinoy, Hudyo. Paano nyo magiging simbahan ang nasa mga Israel? Hudyo pala, hindi pala Pinoy. Na-fake news tayo, nabudol tayo doon mga kapanalig ha. Budol ba? Okay. Matthew 2 verse 1. Ang sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Bethlehem. So dito sa bayan ng Bethlehem, meron pong tinatawag tayo rito na Church of Jerusalem. Yung isa sa Church of Jerusalem dito na nabuo ay ang Bethlehem. Sa Bethlehem may mga simbahan na rin diyan ng mga early Christians. Ang Bethlehem
ang Bethlehem, ang ano doon, ang nagahari doon ay ang Judaism. Yung mga Hudyo, kasi doon pinanganak si Christ, di ba? Hudyo. At ito ay nagkaroon ng na-convert yung iba na maging Kristiyanong Katoliko. Ang umiiral po dito sa Bethlehem na makikita at matatagpuan sa Israel, walang iba kundi ang Judaism, Orthodox at Catholic Church lamang. Wala pong sulpot. Yan lang po ang relihiyong kinikilala dyan. Mga Hudyo, mga Orthodox at ang Catholic Church. The rest, sulpot. Wala po kayo dito, ha? Huwag kayong ano rito. Okay. Mga Gawa 18 verse 24. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos. Siya'y taga Alexandria o Alejandria. Mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. So, meron daw dumating sa Efeso na isang Hudyong nagngangalang Apollos. Siya'y taga Alexandria. So, may bayan ng Alexandria. Yung isang Hudyo na nagngangalang Apollos na mula sa bayan ng Alexandria ay nagtungo sa bayan ng Efeso. Alam niyo naman po yung bayan ng Efeso. May Church of Efeso, di ba? Nakwento ko na rin yan sa inyo. So, meron palang tinatawag na bayan ng Alexandria. Saan po makikita ang bayan ng Alexandria? Ito po ay matatagpuan sa Egypt. Meron po ang Catholic Church na Alexandrian Council. May Alexandrian Council tayo at ang Alexandrian Council ang isa sa mga konseho. Ang isa sa mga konseho na nagbigay ng kapahintulutan at nagkaroon ng ambag sa pagkakakompiled ng Bible. That is the Alexandrian Council. At itong Gawa 18 verse 24, meron daw isang Hudyong pangalang Apollos ay galing daw po sa bayan ng Alexandria. At ang bayan ng Alexandria ito ay galing sa, ay makikita sa bansang Egypt. Ang bayan dati ng Alexandria, which is ito ay nasa bansang Egypt, ay bansa ng mga pagano. Ito ay pinuntahan ng mga apostles, ng mga disciples, ng mga early Christians, at ito ay kanilang na-convert into Catholic Christians. Naging Kristiyanong bansa, ang paganong bansa ng Alexandrian dito sa Egypt because of the Catholic Church. At hanggang sa ngayon, ang namumuno at humahawak ng mga iglesyang nabuo sa ilalim ng Egypt, which is Alexandrian, ay hawak-hawak. Hawak-hawak po yan ng Catholic Church. Yung mga naitatag ng mga sinaunang Kristiyano, hawak-hawak po yan ng Catholic Church. At ang kasalukuyang panahon ng umiiral po na relihiyon, no, sa Egypt ay ang mga Muslim, Roman Catholic Church at ang Orthodox. Wala na pong iba. Yan lang po ang kinikilala ng Egypt. Okay. Yan po ang 28 local churches ng Catholic Church. Actually, marami pa yan eh. Marami pa po yan. Meron pa tayong Sadis. Tiara. Parang ganon. Marami pa yung mga local churches. Hindi ko na nilahat. Kasi pag nilahat ko, kukulangin ng isang buong araw. At lahat ng mga naitatag na mga simbahan, ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga sinaunang Kristiyano, yan po ay pagmamay-ari ng Catholic Church. Wala pong nagmamay-aring Protestante sa mismong itinatag ng mga alagad. Catholic Church po nagmamay-ari. Yung iba ay nasa Eastern Rite. Actually, almost, puro Eastern Rite. May mga Byzantine Rite pa nga tayo eh, di ba? Kaya mga kapanalig, batay po sa makasaysayang katotohanan ng inilahad ko sa inyo, patungkol po sa mga lokal na simbahan, no, patungkol sa mga local churches at sa mga lugar na binabanggit o binanggit sa New Testament o Bagong Tipan, ito ay naging mga Kristiyanong Katoliko sa unang 600 taon ng Kristiyanismo. Lahat po ng local churches na binanggit ko sa inyo, yan po ay naging Kristiyanong Katolikong Iglesia sa first 600 years ng Christianity.
So sa edad na 600 years old, no, 600 years old pa lang ang Kristiyano na nag-e-exist noon, yung mga binanggit ko sa inyo na mga sinaunang iglesia, yan po ay na-convert at naging Katoliko. Katolikong simbahan. At yung mga bansa ng Greece, yung mga bansa ng Turkey, yan po yung naging paborito at laging pinupuntahan ni Apostol San Pablo. Tatandaan natin, si Apostol San Pablo ay apostol ng mga Hintil. At ang paboritong puntahan ni Apostol Pablo nung siya ay nangangaral ay ang bansang Turkey at ang bansang Greece. Diyan nagkaroon ng malaking impluwensya ang apostol ng mga Hintil na si San Pablo. Now, dito tayo sa bansang Greece. Sa bansang Greece, no, yan ay tinatawag no, na Hellenic Republic. No, yung bansang Greece, tinatawag yan na Hellenic Republic. Dito natin makikita ang lungsod ng Athens. Dito natin makikita ang lungsod ng Thessalonica sa Greece. Dito natin makikita ang lungsod ng Philippi dito po sa Greece. Ang bansang Greece na ito, yan po ay dating bansa ng mga pagano. Bansa ng mga pagano tong Greece na ito. At nang si Apostol Pablo, siya ay nangaral sa bansang Greece, ito ay naging mga Kristiyanong Katoliko. Hindi po mga Protestante. Ang bansang Greece, nung nangaral si San Pablo, ay hindi naging bansa ng Protestante. Yan po ay naging bansa ng mga Katoliko. Pinuntahan niya ni San Pablo, yan ang isa sa bansa na paborito niyang puntahan, at yan ay naging bansang Katoliko, hindi po naging bansang Protestante. Up to now, Greece is a Catholic country. Diyan nilabanan ni San Pablo yung mga pagano, diyan siya nangaral, lakas loob sa bansang Greece. At lahat ng mga naaralan diyan ni San Pablo ay naging Katoliko. Okay. Noong taong 1054, no, itong Greece na ito, sila ay naging bahagi ng mga Katolikong Ortodokso o yung Catholic Orthodox, yung Greece. 1054, naging bahagi na ng Catholic Orthodox itong Greece. Sila po ay nasasakop sa Eastern Rite. Hindi po sa Western. Tayo kasi Roman Catholic Western. So dalawa yan, may Eastern, may Western. Itong mga Katoliko na nasa Greece, sila ay nasasakop sa Eastern Rite. At ito ay nabigyang pagkukumpirma noong 1054. Eastern Rite. Sila ay humiwalay sa Western Rite sa atin, sa ating mga Katoliko na nasa Roma, no, sa Rome, Roman Catholic Church, Western yan eh. Nagdesisyong humiwalay sa atin ang bansang Greece. No? Nagbumukod sila yung napumunta sila ng Eastern Rite. Tapos itong mga Greece na ito, itong Eastern Rite na ito, sila ay sinalakay din ng Ottoman Empire ng mga Muslim. Muslim Ottoman Empire, sinalakay nila itong ano, tong Greece. At nakamit ng Greece ang kanilang kalayaan sa ilalim ng mga Muslim noong 19th century. Kaya itong mga nasa Eastern Rite, dahil yan ang tinitira eh. Yan yung nilulusob ng mga Muslim. No? Dahil sila ay humiwalay sa Western Rite at bumukod. Ay, Eastern Rite kami, hindi ako Western Rite. Napilitan, no? Napilitang humingi ang Eastern Rite sa Western Rite para pangalagaan at protektahan ang kanilang mga bayan. At doon nagsimula ang pagpapa sa ilalim nila na sila ay full communion sa Roman Catholic Church. Dahil walang nakagiba sa Western Rite. Kasi nandyan ang tatag ng Diyos eh. Tatag ni Kristo ang Catholic Church. Walang makakagiba kahit anong armas yan. Tatag ng Diyos yan. So dahil pinilit ng ibang mga emperador during that time, pinilit ng mga ibang mga kawal ng mga iba't ibang bansa na sakupin ng Vatican, hindi nila yan nagiba-giba.
kaya ang pinuntirya ng mga ibang relihiyon, ng mga ibang pagano ay ang Eastern Rite. Kaya maraming nakubkubang Muslim dyan. Kaya ang ginawa ng mga nasa Eastern Rite, lumapit ngayon sa Western Rite, sa Roman Catholic Church, humingi ng tulong. Kaya hindi lahat ng nasa Eastern Rite ay nasakop ng Muslim. Dahil nagpakita ng suporta ang Western Rite, which is the Roman Catholic Church. Kaya na-preserve yung mga simbahan dyan. No? Na-preserve. Alam nyo naman ang mga Romans, di ba? Magaling sa gerahan. Magaling sa gerahan ng mga Romans. Syempre, lumaban din ang mga Romans sa mga Muslim. Ngayon, dito tayo sa bansang Turkey. Ang modernong panahong bansa na tinatawag natin ngayon ay Turkey. Yan ay dati ang pangalan niyan ay Asia Minor. O yung tinatawag na Anatolia. Ang pangalan talaga dati ng Turkey ay tinatawag na Asia Minor o Anatolia. Yan yung una nilang naging pangalan. Sa bansang Turkey naman, dito natin makikita ang lungsod ng Ephesus. Nandiyan ang Ephesus, Efeso. Galacia, bayan ng Galacia. Colossus, Smyrna, no? Antioch. Yung mga kalimitang makikita natin sa Bible na mga bayan, yan ay makikita sa bansang Turkey na dati ang pangalan ay Asia Minor o Anatolia. Ang Constantinople o yung tinatawag nating Istanbul noon, yan ay nasa ilalim rin ng Turkey. Meron tayo dating Council of Constantinople. Yan ay pinalitan ng mga Muslim at ginawang Istanbul. Constantinople talaga pangalan yan. Yung mga pinalitan nilang pangalan dyan, yan ay bigay at galing at hango sa Roman Catholic Church. Nung yan ay kanilang nakubkob, pinalitan nila yung mga pangalan. Kaya yung Istanbul na yan, ang pangalan niyan dati, Constantinople. Kasi meron tayong Council of Constantinople before. Na ngayon, dati tawag na Istanbul. At Turkey, ang dating station ng Kristyanismo sa Europa, kasama yung Roma. Yan yung pinaka-headquarters natin dati. Yung Turkey. Kasi maraming bayan dyan na nasa New Testament na mga iglesia ng Katoliko na na umiiral. Naging headquarters yan, nandiyan ang Antioch. Nandiyan ang Galacia. Nasaan ba tawag na ito? San Ignacio. Sa Turkey po. Sa Turkey sa Turkey na isabi na Catholic Church ang itatawag dito. Sa Turkey rin na isabi na kayo ay tatawaging Kristiyano. Diyan po sa bayan ng sa bansang Turkey. Kaya tong Turkey na to, yan ang talagang parang pinaka-headquarters ng Kristiyanismo sa buong Europa. Kasama na rin po dito ang bayan ng Roma. Kaya 'di ba nandiyan yung mga bishops? Kasi nang dami nga natin, dami ng Katoliko diyan. Kaso nung ito ay sinakop ng mga Muslim, nakubkub nila, napasa kamay nila ang iba't ibang mga iglesia ng ating simbahan. At may iglesia na merong Katoliko na iglesia na umiiral sa panahon na 'yan na pabilog. Pabilog. Totoo po. Doon kinuha ng mga Muslim ang inspirasyon ng kanilang mosque. Mosque ba yung tawag? The inspiration ng mosque ng mga Islam ay hango sa iglesia na umiiral nung nakubkub nila yung mga bayan ng Roman Catholic Church. Doon nila yan kinuha, yung itsura. At meron silang mga mosque na may pintan ni Birhing Maria. Kaya mataas ang pagpaparangal nila kay Maria. May mga mosque sila na makikita nyo larawan ni Mama Mary o larawan ni Christ. Yun po ay dating pagmamayari nating mga Katoliko. Dahil natalo nga sa gera ang Turkey, yun ay sa kanilang napasakamay at ginawa nilang kanilang sariling mosque. No, mosque. Ngayon, ano-ano ba yung pitong simbahang nabanggit sa pahayag 1 verse 11? Meron pong pitong simbahan na nabanggit sa pahayag 1 verse 11. Ang sabi, sinabi nito, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita
at ipadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia, sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Itong mga simbahang ito na mababasa nyo sa pahayag 1 verse 11, lahat po ng iglesia na yan ay matatagpuan natin sa bansang Turkey. Yung nasa pahayag 1 verse 11 na mga iglesia na nasa Biblia, yan po ay mga iglesia ng Roman Catholic Church na nasa Turkey. Nasa Turkey. Ang unang Gentile Christian Church, ang unang simbahang Gentil, kasi Hudyo sila eh. Pero ang unang simbahang Gentil, ang unang Gentil na mga simbahan na naitatag at itinatag mismo ni San Pedro at ni San Pablo ng Antioch, no? Na dating bahagi ng sinaunang Syria. So yung Church of Antioch, that is the first church ng mga Gentiles. Yan ay itinatag ni San Pedro at ni San Pablo, yung Church of Antioch, na kinubkob ng mga Muslim. Yan ang unang iglesyang umiral sa panahon ng mga alagad, the Church of Antioch. At alam nyo naman mga kapanalig na meron tayong Church of Antioch. Doon nagmimisa si San Evodius na nagbanggit na kayo ay tatawaging mga Kristiyano. Doon nagbibisa si San Ignacio na kung saan nagbigay ng pangalan, ng natatanging pangalan sa iglesyang walang pangalan na tatag ni Kristo na tinatawag nating Catholic Church ngayon. Yan ang una pong iglesya na naitatag ng mga alagad, Church of Antioch, para sa mga Gentil. Yan ay matatagpuan sa bansang Turkey. Okay. Pagkatapos ng serye ng pagsasalakay ng mga Muslim, so matapos salakayin ng Muslim o yung tinatawag nating Ottoman Empire ng mga Muslim, ang simbahan ng Antioch, yan ay inilipat sa Syria. Pag sinabing Syria, ito yung kapitbahay ng Turkey. Umalis yung iglesia na nasa Antioch at lumipat ng Syria. Siyempre papatayin sila eh. Muslim na yun eh. Di ba? Muslim na yun, papatayin sila. So sa panahong yon na ang mga Katolikong Kristiyano sa Turkey ay natalo. Natalo kasi nakubkub nga nila yung simbahan natin doon eh, no? Ng relihiyong Islam, no? Ang relihiyong Islam ay nakubkub ang Turkey at napabagsak niya ang Byzantine Empire noong 15th century. Isa po sa rites ng Catholic Church ang Byzantine Rite. Yan po ay nasa Eastern Rite. Meron tayo kasi tinatawag noon na Byzantine Rite, Alexandrian Rite. May mga ganyan-ganyan, basta may mga rite-rite yan. So, natalo at napabagsak ng tuluyan ng mga Muslim ang Byzantine Rite. Isa po yan sa rite ng Catholic Church. Kasi tayo Western Rite eh. May Eastern Rite. Merong Byzantine Rite. Napabagsak po nila. Natalo tayo sa digmaan. So, nasa kanila na po yung mga lugar na mababasa sa Bible kasi nasakop nga po nila. At hindi na po sila Catholic country. Muslim. Muslim na po sila. Dito tayo ngayon sa bansang Egypt. Nagbanggit ako sa inyo kanina ng Alexandria na matatagpuan sa bansang Egypt. Ano ba tong Egypt na to? Ang pinakamatandang simbahan ng Kristyanismo sa bansang Egypt ay tinatawag nating Coptic Catholic Church. Pag may narinig kayong Coptic Catholic Church, ito ang simbahan sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ang pinakamatandang nag-e-exist sa kasaysayan ng Egypt. Coptic Catholic Church. Itong Coptic Catholic Church na umiiral sa bansang Egypt, ito ay tinatag mismo ni San Marcos. Tinatag mismo ni San Marcos ang Coptic Catholic Church na hanggang ngayon ay nag-e-exist sa bansang Egypt.
Sino ba to si San Marcos? Unang-una si San Marcos ay nasa bagong tipan. 'Di ba? Meron siyang aklat na mababasa natin doon si San Marcos. Ang alagad na si San Marcos, siya ang tagapagpaliwanag ni Apostol Pedro. Nung nangangaral kasi si San Pedro sa bayan ng mga Hintil, hindi siya marunong magsalita ng Grego fluent. Wala naman kasing pinag-aralan ang mga apostol. Kaya nung nakilala ni San Pedro tong si San Marcos, kapag nangangaral si San Pedro sa wikang Aramaic, ito ay tinatranslate ni San Marcos para maintindihan ng mga Hintil na Grego sa bayan ng Roma kung ano ang tinuturo ni San Pedro. Kaya tong si San Marcos, ang kanyang guro ay si San Pedro. Si San Marcos ay marunong sa salitang Grego at salitang Aramaic. Dahil walang alam si San Pedro magsalita ng Grego ng fluent, hindi rin siya masyadong nakakaintindi dahil illiterate sila, hindi sila nakapag-aral. Etong si San Marcos ang naging tagapag-translate ng pagtuturo ni San Pedro sa bayan ng mga Hintil, which is bayan ng mga Grego, sa bayan ng Roma. Si San Marcos din ay may akda sa bagong tipan na tinatawag na aklat ni San Marcos. Okay. Ang pinakakilalang obispo sa bansang Egypt, siya po ay kinikilala ng buong simbahang Katoliko. Siya po ay santo at banal. Siya ay si Saint Athanasius. Siya po ang namumuno, pinakapuno, obispo ng Alexandria. Siya ang namuno, pinakaulo ng Alexandrian Council under po ng Catholic Church. Si Saint Athanasius, no? Si Saint Athanasius, siya ang nagmungkahi. Si Saint Athanasius, siya yung nagmungkahi ng 27 books ng New Testament canon. Isa siya sa nag-declare, isa siya sa magisterium. Isa siya sa nagbigay ng batas na itong 27 books na ito ang ilalagay sa New Testament. Kaya po tayo may Bible. At isa sa nagkaroon ng malaking ambag sa pagkakabuo ng Biblia ay ang pinakakinikilalang obispo, sikat na sikat na obispo sa bansang Ehipto, si Pope Saint Athanasius, ang obispo ng Alexandria. Linaw, ah? Now, ang Kristyanismo sa Egypt, ito ay umunlad sa unang 600 years. Sa first 600 years, dito po unang umunlad ang Christianity sa Egypt. So, nung 600 years old na ang Katoliko, kasi tayo ay 1,990 years old. So, nung 600 years old, doon nagsimula sa bansang Egypt naman, lumaganap ang Catholic Church. At ibinahagi sa mga kalapit na bansa tulad ng Ethiopia at Eritrea. So yung kumakalat na yung Catholic Church sa bansang Egypt, ito ay nakarating sa mga kalapit bansa ng Egypt na tinatawag na bansang Ethiopia at bansang Eritrea. No? So ganun pa man, ang bansang Egypt ay nasakop din ng mga Muslim na mananakop noong 7th century. At ang Kristyanismo dito ay natalo. Sinakop po ito ng mga Muslim ang Egypt noong 7th century. Nagkaginera yan. Kaya po ang Alexandrian Council ay hindi na po nag-e-exist. Yan po ay nasa mga kamay na ng relihiyong Muslim o relihiyong Islam. Ang mga Kristiyanong Katoliko po na nasa Egypt, sila ay nasa ilalim ng Catholic Church.
sa ilalim ng Eastern Rite. Yung mga Catholic po na nasa Egypt, nasa ilalim sila ng Eastern Rite na Catholic. Sila ay gumagamit ng mga liturhiya o yung ritual na tinatawag ng Alexandrian. May kanya-kanya kasi si liturgy sa Eastern. No, may kanya-kanyang liturgy ang Eastern Rite, may kanya-kanya silang pamamaraan ng pagmimisa. Ayon at batay sa kultura na umiiral doon sa bansang 'yon. Ginamit ng mga Katolikong Ethiopian at Eritrean ang Alexandrian Rite. So yung mga kapit bansa ng bansang Egypt na naging Katoliko, ginamit nila yung liturgical way o yung ritual ng Alexandrian Rite. At to give you an information, the Ethiopian Catholic under ng Alexandrian Rite, sila po ay may sariling Bible na tinatawag na Ethiopian Bible. Wala silang Book of Revelations. Ang kanilang Bible na ginagamit ay walang chapters and verses. At ang nakapaloob doon sa Ethiopian Bible nila, ang nakapaloob dyan ay mga history ng mga sinaunang Kristiyano nila sa bansang Ethiopian. At yan ay nasa ilalim ni San Marcos. Siya po ang nagpalaganap ng Christianity dyan. Yan ang tinatawag na Alexandrian Rite sa bansang Egypt at sa mga karatig bansa na naging Kristiyano. So nagbanggit ako sa inyo ng bansang Italy, Spain at Malta. Diba? Sa Italy, maraming iglesia na sumibol. May iglesia ng Espanya akong sinabi at iglesia ng Malta. So ano-ano ba ito? Ano-ano ba ito? Ang mga bansa ng Italy, ng Spain, at ng Malta, na which is may mga churches, local churches sa Italy, may mga local churches sa Spain, may mga local churches sa bansang Malta. Yung mga bansang binabanggit ko sa inyo, na nabasa natin sa Biblia, katulad ng Italy, ng Spain, ng Malta, ito ay nanatiling bansang Katoliko mula nung unang mga taon pa sa panahon ng sinaunang Kristiyano. Nung sila ay na-convert, nung ang mga bansang ito ay dating paganong bansa at sila ay na-convert na maging Kristiyanong bansa sa ilalim ng Catholic Church, hindi na po sila nagbago. Sila po ay 100% na Catholic Church, magpasa hanggang ngayon, pasimula pa lang po sa panahon ng mga apostol, na natili silang Katolikong bansa. At itong mga bansang ito, na dati ay mga bansang pagano, tong Spain, Italy, and Malta, na dating bansa ng mga pagano, na na-convert into Catholic Christian pagkatapos ng mga pangangaral at pagmimisyon ni San Pablo, ang apostol ng mga Hentil. Na-convert yan ni San Pablo, yung mga bansang yan, na hanggang sa ngayon, sila ay nanatiling Katoliko. Habang ang karamihan sa mga Kristiyanong simbahan sa silangan, yung mga ibang mga iglesia sa Eastern Rite, katulad ng Church of Constantinople, Church of Antioch na binanggit ko sa inyo kanina, Church of Jerusalem, Church of Alexandria, ang mga churches na ito, na local churches na dating pagmamayari ng Catholic Church, sila po ay nabihag at natalo ng mga mananakop na Muslim. At ilan po sa mga bansa ng Europa, sa ilalim po ng Roma, ang nanatiling hindi naman nila nasakop. So most of it sa Eastern, pero sa bansang Roma, wala po silang halos nasakop dyan. Kasi ibang ano, skills din ng Roman Empire noon. Sanay rin sila sa gera. Okay. Natikman ng Muslim na imperyong Ottoman ang malaking pagkatalo nito sa digmaan laban sa mga Kristiyanong bansa mula sa Europa sa isang digmaang pandagat na kilala bilang labanan sa Lepanto. So yung sinubukan ng mga Muslim na sakupin at gerahin ang Roma, no? Ang Roma kung saan nadudun ang ating simbahan, dito sila natalo. Tinalo sila ng Western Catholic ang mga Islam. Lumaban ang mga kawal sa ilalim ng Catholic Church dito sa mga mananakop na Muslim na balak kubkubin ang Vatican, ang buong Roma. Natalo sila
At itong labanan na ito na naganap ay tinatawag na The Battle of Lepanto. Digmaan o labanan sa Lepanto. The War of Lepanto. Natalo, hindi nila natalo ang Roman Catholic Church. Pero yung ibang mga local churches sa Eastern Rite, nakuha nila. Kakalungkot, sayang, di ba, no? Ang dami sana nating mga simbahan na talagang antigo. Kaya lang, may mga bansa na mahina ang depensa pagdating sa digmaan. Kasi noon, uso ang sakupan eh. Ang mapagpasyang tagumpay na yon ang naging punto ng pagsalakay ng Muslim. Kung ang Ottoman Empire ay nanalo sa makabuluhang labanan, sa kasaysayan, ang Europa ngayon ay malamang na isa ng kontinente ng Muslim. So kung natalo siguro ng mga Muslim ang Roma, no, ang natalo ng Ottoman Empire ang bansang Roma, baka lahat po tayo ngayon Muslim. Baka wala pong Kristiyano ngayon. Kasi yung naglalabanan po ang mga Muslim at ang Catholic Church, kasi sakupan yan eh, nung naglalabanan, wala naman pong sulpot. Wala pong sulpot noon. Kaya kung tayo ay matatalo ng Muslim during that time at nasakop ng Muslim ang Vatican, wala pong sulpot, lahat tayo Muslim. Lahat tayo siguro Muslim kung natalo tayo ng Ottoman Empire. Kaya magpasalamat kayong mga sulpot kayo kung bakit kayo nag-e-exist. Dahil lumaban ang simbahang Katolika sa digmaan. Ipinaglaban ng pananampalatayang Kristiyano. Wala pa kayo niyan. Kaya yung mga panahong wala pang sulpot, yung mga panahon na wala pang Protestante noon sa Catholic Church, kung natalo tayo ng Islam, Islam tayo ngayon. Ang buong Europa ay magiging Islam. Pero dahil sa pakikibaka at pakikipaglaban ng Catholic Church sa mga Muslim, pagdating sa sakupan ng kontinente, hindi sila nagtagumpay. Ang nakatalo po sa Ottoman Empire, walang iba po kundi ang Roman Catholic Church. Yan ang dahilan kung bakit na natiling nakapreserve ang pagiging Kristiyano natin. Dahil yan ay ipinaglaban mismo ng Catholic Church. Imagine ninyo, maraming mga early Christian churches ang nakuha ng Muslim. Kung ang Muslim ay natalo ang Roman Catholic Church na nasa Roma, lahat ng mga ebidensya natin sa pagiging Kristiyano ay mapupunta sa kanila. Wala na pong magiging Kristiyano. Sino pa ang lalaban? Kaya baka wala ring sulpot pag natalo ang Katoliko. Dahil sa paglaban ng Katoliko, unang-una sa ating pananampalataya, pangalawa sa ating teritoryo, nung natalo ang Ottoman Empire, na panatili ng Katolikong simbahan na ingatan at i-preserve ang mga kasaysayang lokasyon, lugar, at mga simbahan. Maging ang mga pinta, katakomba, kung saan pinako si Kristo, yan ay napanatiling pangalagaan ng Catholic Church. Catholic Church po ang nagbuwis ng buhay, nag-effort na ipagtanggol ang relihiyong Kristyanismo. Wala po ni isang sulpot ang lumaban sa Ottoman Empire. Wala ni isang sulpot ang lumaban sa Islam. Ang kalaban ng Islam noon pagdating sa sakupan ng teritoryo at pananampalataya ay ang Catholic Church. Wala pong nagbuwis ng buhay na mga sulpot na ito na lumaban sa Ottoman Empire. Catholic Church ang lumaban sa kanila. Kaya kung natalo ang Catholic Church, lahat tayo, buong Europa, Muslim. Dahil wala pa pong sulpot noon. Wala pang INC, wala pang MCGI, Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, Mormons, wala pa. Catholic Church ang mag-isang nakikipagbakbakan sa mga pagano at sa mga Muslim. Catholic Church ang nagsakripisyo para ang mga bayan ng mga pagano ay maging Kristiyanong bayan. Catholic Church ang nagsakripisyo lumaban sa mga Muslim para mapanatili ang pananampalatayang Kristiyanismo. That is the reason why the Muslims or the religion of Islam, they believe that the Catholic Church is the true Christian religion. Dahil naging saksi ang mga Muslim pagdating sa mga sinaunang digmaan na Katoliko lang ang tumitindig na Kristiyano, wala pong sulpot. Only the Catholic Church is the only Christian religion
who defend the faith of the Christians. Katoliko lang ang lumaban sa pananampalatayang Kristyanismo. Walang sulpot nung panahon na yon. Kaya ang Muslim, ang kinikilala nilang religion na Kristiyano o Kristyanismo is the Catholic Church. Dito na po tayo sa pagtatapos. Hindi po natin maikakaila na ang katotohanan na hindi natin maikakaila yung katotohanan pagdating sa kasaysayan sa mga sa usapin ng mga sinaunang Kristiyano, ng mga Katoliko. Hindi po ba? Hindi po natin maikakaila yan, yung kasaysayan ng sinaunang Kristiyano ng mga Katoliko. Malinaw naman po yung presentation ko. Tama po ba? Okay. Hindi rin natin maikakaila ang katotohanan pagdating sa kasaysayan ng mga sinaunang lokal na simbahan o yung mga early local churches na itinayo ng mga sinaunang Kristiyano. Yung mga lokal na simbahan at yung mga lugar na binanggit sa Bagong Tipan, which is nasa Biblia mismo na compiled ng Catholic Church, yan po ay napatunayan natin na yan ay pag-aari ng Catholic Church at hindi po ng mga Protestante. Lahat po ng mga churches, local churches na nasa Bagong Tipan ay hindi po Protestant churches yan. It is owned and it is originated in the Catholic Church mismo. Pagmamay-ari po yan ng simbahang Katolika. Kaya po wala pong early churches na Protestant na nasa Biblia. Lahat po ng iglesia na nasa Biblia, yan po ay local churches ng Catholic Church na tinatawag na mga iglesia ni Kristo. Kaya pag may narinig kayo na mga iglesia ni Kristo, yan po ang tinutukoy diyan ay ang mga local churches na itinayo ng mga apostol, ng mga alagad. No? Sila ang nagtayo niyan. Ang unang simbahan o ang unang iglesyang Kristiyano ng Antioch, ito ay kinilala bilang Iglesia Katolika sa ilalim at sa pangunguna ni San Ignacio, the third bishop of Antioch. Ang mga bansang Espanya, no? Yung mga bansa tulad ng Espanya, tulad ng Italia, tulad ng Malta, yan ay mga bansa at sila ay nanatiling Katoliko mula noong sila ay na-convert ni San Pablo hanggang sa kasalukuyang panahon at taon. Sila po ay nanatiling bansa ng Katoliko, hindi po bansa ng Protestante. Ang Malta, ang Spain at ang Italy ay kinonvert sa ilalim ng apostol ng mga Hentil na si San Pablo. At magpasa hanggang ngayon nung sila ay na-convert, sila ay nananatiling bansang Katoliko. Hindi po yan bansang Protestante. Na pagpapakita at pagpapatunay na ang mga na-convert na bansa ni San Pablo na kinikilala nating apostol ng mga Hentil ay mga bansa na pagano na ang bit-bit-bit-bit ni San Pablo walang iba kundi ang Catholic Church. Dahil kung hindi Catholic Church ang bit-bit-bit-bit ni San Pablo nung na-convert ang mga bansang ito, bakit sila Catholic Church ngayon at hindi sila Protestant Church? The conversion of every countries under the early Christians, under the disciples, and under the apostles, yan po ay Catholic Church. Kaya nga po lumaganap ang Catholic Church eh. Dahil ang bit-bit-bit-bit ng mga sinaunang Kristiyano, ng mga apostles, and ng mga disciples ay ang pananampalataya na nasa Catholic Church. Hindi po Protestant. Wala po tayong mababasa sa Bible na merong na-convert si San Pablo na bansa at tinawag na Protestant country. Wala. Lahat po ng 12 apostles, kung aaralin nyo ang kasaysayan, ang lahat ng bansa na na-convert na pagano at naging Kristiyano ay hawak-hawak po ng Catholic Church. Dahil ang Kristiyanong umiiral lang noon, only the Catholic Church. Ang Catholic Church ang nakipaggerahan sa mga Muslim para ilaban ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Catholic Church ang kinubkob ng mga Muslim para makuha ang iba't ibang mga sinaunang iglesia
no, ng na pagmamay-ari mismo natin. Kaya ang mga Muslim ay alam nila na sa panahon ng digmaan ng Islam kontra Kristiyano, only the Roman Catholic Church lang ang lumalaban. Bakit? Dahil tanging Catholic Church lang ang umiiral na Kristiyano noon. Walang INC, walang MCGI, walang Born Again, walang Jehovah's Witness, walang Mormons, walang Seventh-day Adventist. Na? At sa paglipat ng mga relihiyon, sa paglipas ng mga relihiyong ito, dito naganap ang panahon ng mga serye. Nagkaroon ng mga dito naganap yung panahon na pagsalakay ng mga Muslim. No? Lumipas ang maraming panahon, lumipas ang maraming taon, nagpatuloy ang Catholic Church sa pangangaral, dumami ng dumami. Pagtungtong ng 1054, dito nagsimula ang Great Schism. Dito na nagsimulang sumalakay ang mga Muslim sa iba't ibang teritoryo ng mga Kristiyano. At kanilang nakubkob ang isa sa pinaka-importanting bansa nating mga Katoliko, ang Turkey. Dahil nandiyan ang Epeso, ang Antioch, no? Maging ang Egypt, kanilang nakubkob yan ng 7th century, nakuha nila ang Alexandrian. Na which is yan ay konseho, isa sa konseho ng Catholic Church. Kaya sa unang 1,000 taon, the first 1,000 years ng Christianity, no? Lahat ng mga Kristiyano ay membro po ng Catholic Church. 1,000 years, nung nag 1,000 years old, ang Catholic Church, lahat po pag tinawag na Kristiyano, Katoliko ka. Hindi po yan INC, hindi po yan MCGI, wala po dyang SDA. Pag ikaw ay tinawag na Kristiyano sa loob ng 1,000 taon na edad ng Catholic Church during that time, Katoliko ka, wala pong ibang pangalan. Wala po kayong makikita nung ang Catholic Church ay nag-celebrate ng 1,000 years na pag sinabing Kristiyano, SDA to. INC to. Ay, ano to? Born again to. Ay, hindi, ano to? Jehovah's Witness. Hindi, INC to. Wala po. The first 1,000 years ng Christianity sa buong mundo na umiral sa ilalim ng mga early Christians, disciples, apostles, and by true Christ, pag sinabing Kristiyano ka, Catholic Church ka. Wala pa po mga sulpot noon. Kaya ko po si San Rio, ganyan po kalalim ang pagmamahal ko sa simbahang Katolika. Dapat alam natin, hindi lamang kung paano ka maglalatag ng sitas. Dapat alam din natin kung ano ba at kamusta yung mga lugar na binabasa mo sa Biblia. Saang bansa to? Ano bang relihiyon meron dito sa mga Bibliyang ito? Mahalaga na tayo ay dapat din na lumaban ng sitas dahil one of the references ng Catholic Church ang Bible. Pero wag lang tayong makontento sa binabasa natin. Dapat din natin maintindihan at pag-aralan yung mga lugar na nag-e-exist sa New Testament, anong relihiyon ang nasa ilalim ng mga lugar na yan? Etong mga iglesia ng Crete, yung mga iglesyang binabanggit doon, sino ang may hawak ng mga iglesia na yan? Ano ba ang kasaysayan ng mga yan? For us, na para maintindihan natin, yung kwento sa loob ng New Testament, kailangan nating puntahan yung mga lugar. Ano bang meron sa lugar na to? That's why the Catholic Church, kapag gagamit ng Bible, kasama po dyan ang traditions at history. Para ma-picture out mo, yung nangyari sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, kailangan mong malaman ang istorya sa bawat iglesyang umiral sa New Testament. Kailangan nating malaman yung istorya sa bawat lugar na umiral. Ano ba ang nangyari sa mga iglesia? Ano ba nangyari sa mga lugar? Sino ba ang may hawak niyan noon? Matuto tayong mag-aral. Kaya sa mga sulpot na nasasaktan sa presentations ko, wala po akong magagawa. No?
wala akong magagawa. Ang nilalatag ko sa inyo ay katotohanan. Real talk ba? Real talk. Kaya kung ayaw ninyo ang presentations ko, huwag kayong manonood sa akin. Kasi kung babastusin nyo ko bilang isang Katoliko at sulpot lang kayo, kung ano, like what I've said, ano ang panukat na gagawin ninyo sa akin yan ang ibabalik ko sa inyo. Hindi ko kayo inihikayat manood sa live presentations ko. Ginagawa ko tong live presentations ko para sa mga kapanalig kong Katoliko, bigyan sila ng lakas ng loob, bigyan sila ng inspirasyon. Bigyan sila ng dahilan kung bakit masarap maging Katoliko. Bigyan sila ng dahilan kung bakit hindi sila dapat maging Protestante. At ang bawat latag at presentations ko na yan na ine-expose ko rito kay Kuya John Donapage, pinaghihirapan ko pong pag-aralan yan. Hindi ko po yan tinititigan. Hindi po yan nagpapakit lang ako. Pinaghihirapan ko po itong presentation na ito. At masaya ako, mga kapanalig, na buong-buo kong nailatag sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin para mas lalo ninyong maunawaan kung gaano kaganda, kakulay, ang kasaysayan ng ating simbahan. Pasensya na po kayo sa itsura ko, ha? Kasi hindi pa yung pagtapos ko po kasi na mag-aral at magsulat, diretso live na po ako kasi gusto ko yung medyo fresh pa sa utak ko yung inaral ko. Kaya diretso na ako live at kilala nyo naman po ako, 'di ba? Wala naman po akong pakialam sa itsura ko, wala akong pakialam sa mga background ko. Ang goal ko lang at ang focus ko makapagturo. Wala po akong pakialam kung anong tingin sa akin ng tao. Dahil ako, ang pakialam ko lang yung doktrina ng simbahan. At ang pakialam ko lang yung mga kapanalig kong Katoliko na walang alam na dapat magkaroon kayo ng alam. No? Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Ako po si San Rio. Ako po si San Rio, ang founder ng Ave Maristella Seeds of Faith. Na lagi at lagi ko po sa inyong sinasabi, huwag po tayong tamad mag-aral para hindi tayo tawaging hangal. Kapag tayo ay nalilito at naguguluhan, huwag kang makonfuse sa pananampalataya mo. Ang lagi mong iisipin, marami pa akong hindi naiintindihan. Kaya ganito po yung pamamaraan ko ng pagtuturo sa inyo para maintindihan din ng mga mahihinang Katoliko na naging Protestante kung ano ang hindi nila inaral. Ito ang aral ng ating simbahan. Hindi lang basta-basta sitas. Ito ay may pinagmulan. Ito ay may kasaysayan, ito ay may tradisyon na pinangangalagaan ng ating simbahan na kahit sinong Protestante, walang ganyan. Only the Catholic Church. Kaya maraming pong salamat sa inyong pagtsatsagang panonood, no? As usual, kakain muna ako at maliligo, no? Kasi nagsimula ako, hindi pa po ako nag-aalmusal. So, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po nagustuhan po ninyo ang presentations ko for today. At maganda po yung ano, ha, isusunod nating presentation. Nakapunta ba si Pedro sa Roma? Nakapunta ba si Pedro sa Roma? Yan po ang susunod nating tatalakayin na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa, no? Na iniintindi ko pa kung nakapunta ba si San Pedro sa Roma, meron ba tayong katibayan at ano ang kasaysayan, no? Bago po ako umalis, please subscribe on my YouTube channel, San Rio TV. Salamat po mga kapanalig ko, sa mga kaibigan ko, sa mga nanay ko, sa mga tatay ko, sa mga kuya ko, sa mga ate ko. Salamat po sa nagbigay ng 100 stars. Salamat po sa inyong lahat. Sana po na-appreciate nyo po yung presentations ko, no? At kailangan po natin ngayon ng makabagong pakikipaglaban, makabagong paglalatag. Dahil makabago na rin po ang mga sulpot ngayon, ako si San Rio ay titindig bilang makabagong depensor ng Catholic Church. Ako mismo ang gigiba at lalaban sa makabagong sulpot na sa modernong panahon. Kaya sa mga nanay, medyo nako-confuse kayo si San Rio nung nangyari, millennial way po ako. Modern times tayo ngayon, kaya modern times ang gagamitin ko. Modern sulpot ang kalaban ko, modern Catholic defender ako. Kung ano ang gagawin nila sa atin, ibabalik ko mas doble pa. Hindi na po ngayon uso ang pabebe. Dapat alam na rin po natin kung paano umatake, kung paano lumaban, at kung paano magsalita.
No? Maraming salamat po. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Goodbye po.